Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito! Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli! Ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Magandang araw sa lahat ng nanonood ngayon, students, parents, and teachers all over the Philippines, pati na po yung mga nanonood sa abroad. Ako po si Tutor MC, makakasama po ninyo ngayong hapon para magturo ng Health 6. Kaya alam ko namang handang-handa na kayo at kanina pa kayo excited at ako din ay very excited. Kanina pa po ako nag-aantay. Kaya... to begin with, let me share my screen to you. Ayan. So, habang i-share ko ang aking screen, ang gagawin ko po ay i-greet ko po muna kasi ang dami pong nagpapa-shoutout. I-greet ko po muna yung mga taga Amadeo National High School na nanonood po ngayon sa atin. Ayan. So, yung mga teachers and staffs na nanonood po from Amadeo National High School at lalong-lalo na po sa ating guwapong principal, Mr. Luis Binyegas. Okay, so let's start with this. May mga pictures ako dito. Ano-ano po yung mga nakikita po ninyo sa pictures? Nakikita na po ba ang aking screen kaya? Po, may mga, ayan, okay po. Ayan, so ano po yung mga nakikita po ninyo sa screen?
Tingnan nga po natin kung ano po yung mga comments. Okay. Alright, so may mga, tama, may mga basura, ano? Nakikita natin mga nakatambak na basura. Okay, what else? Bukod sa basura, ano pa yung mga nakikita natin? No? Meron ding mga, tama, may mga daga. So yan, talaga namang kapag may basura, merong mga peste o may mga insekto or daga katulad nito. So, kaya medyo nakakatakot, ano? Okay, bukod pa doon, ano pa ang nakikita natin sa screen? So, meron ding mga, okay, nasusunog na basura. So, ito po ay medyo parang nakaka-apekto, no? Somehow, talagang nakaka-apekto sa ating hangin. So, magkakaroon tayo ng air pollution pagka ganito. Bukod pa doon. So, hindi din natin doon po sa upper right corner, merong parang nagbaha. So, hindi rin maiiwasan na magkakaroon po tayo ng pagbabaha if ever po na ganito po ang makikita nating eksena ng mga basura na basta-basta na lang. So, pwede rin ma-block yung ating mga, ano, yung ating mga kanal. Kaya, ito po ay magdudulot ng pagbaha. Tama ba? Tama po ang inyong mga sinasagot. Okay. Ayan, so yan, mga different types of garbage. Tama si Nonita De Vero Gonzalez at saka si Jocel Garcia. Nasusunog daw po, tama. Galing si Miss Rosie. Okay, tama. Ang dami-dami na pala talagang nagko-comments. Thank you po sa mga nagko-comments sa atin. At very active po. May mga nagsasabi po na from Karen Pedrano. Nabidad, may mga basura daw sa ilog. Tama po, ayan. Shout out kay Miss Penny Batino. Ayan. So, ano kaya sa palagay ninyo ang pinagmulan nito? Ano kaya? Ano kaya sa tingin ninyo ang pinagmulan? Ayan, dahil sabi ni Miss Sally Ambat, basura daw. Hey, super duper. Alaga naman, may mga superlatives na ganyan. Elinita, Agropra. Ayan, super duper basura daw. So, ayan yung mga pinagmulan. Okay. What else? Ano kaya yung pinagmulan na mga basura na to? Saan ba to nang galing? Bakit ang dami-dami? Saan kaya nang galing? Ayan, sabi ni Ir Imari Blans. Ayan. Ayan, shout out po sa Alabel Central Integrated Center sa Sarangani. Wow! Ang layo na narating ng ating itulay. Ayan. Okay. So, ito ay nanggaling, no, sa mga bahay, eskwelahan, no, and of course, sa ating community. So, sa iba-ibang lugar na ating bansa, no, dun siya nanggaling. At ano kaya sa tingin ninyo ang solusyon para maiwasan natin ang mga ganitong sitwasyon? Ano kaya? Ang sabi ni, ayan, mga dumidaw ng tao. Yan, oo. Yan, sa mga tao nang galing, tama po. Ayan. Ma'am Joanne Caballero. Ayan, basura galing sa mga bahay, pabrika. Okay, tama po ang inyong mga sagot. At another tanong po, kung doon to nang galing, ano kaya yung posibleng maging solusyon natin sa or action na pwede natin gawin para sa mga basurang ito? Ayan, tama si Ma'am Elizabeth Junio na hulaan niya agad ang aking tanong, mag-recycle daw po tayo. Ayan. Disiplina po, sabi ni Ma'am Joanne. Okay. What else? Ayan. Yan, hanggang sa late, napapanood po tayo. Mag-recycle, tama. And segregation. So mostly, most of you ay alam na kung ano yung ilileso natin ngayon. Okay, we're going to talk about waste management for a healthy community. Siguro naman lahat tayo ay nangangarap na magkaroon ng isang malinis, no, or healthy community.
responsibility kasi para nang maiwasan natin yung mga sakit na nakakahawa. Pero another tanong para sa ating mga onliners, do you throw your trashes just anywhere or do you throw them in proper trash can? Tingnan nga natin. Talaga nga bang nagtatapon? Lalo sa bahay. Baka ang iba sa atin, no, ay nagtatapon na lang kung saan-saan. Okay. Ayan, so watching from Pampanga. Ang layo po, Ma'am Beha. Okay. Ah, wow. Watching from Leyte. Napakalayo. Okay, so dapat maiwasan po natin ang pagtatapon ng mga basura, no? At syempre, sabi nga mga onliners, mga students natin, lalo na sa mga bata, no? Dapat ay itatapon natin ito sa tamang basurahan. Okay, mamaya pag-uusapan natin kung ano yung mga sinasabi kong tamang basurahan. Okay, so ito po may mga pictures po ako na dito sa ating wall wherein makikita natin ito yung isang picture or itsura ng healthy community, no? So bakit ba nagkakaroon tayo ng ganito? Or paano tayo magkaroon ng isang healthy community? Sabi, ang magiging sagot daw ay proper waste management. It includes several activities which help the community and the environment become clean, safe, happy, healthy, and productive place to live in. So yun po, no? Kailangan daw natin ng proper waste management. Actually, sa school, ginagawa na naman natin to, di ba? Na hindi kinokolekta ng ating mga garbage collector, yung mga basura sa school, kung hindi ito naka-separate, no? Sa isa't isa. O na, yung sinasabi nga nila na waste segregation. Okay. So, yun po ang proper waste management. So, ito yung mga bagay na pwede nating magawa, no? Para maayos po natin yung ating mga basura. So, ito yung pag-uusapan natin ngayong hapon. So, alam ko namang excited na kayo at alam na alam ninyo ang ating ilileson. Kaya, ina-expect ko na very active po ang lahat. Okay, so ito po. Waste storage. Alam ko very familiar tayo dito kasi kahit saan po tayo pumunta, sa ospital, sa eskwelahan, o sa munisipyo, or anywhere, sa park, sa mall, nakakita tayo ng mga tinatawag nating mga bin or trash can. No? So ito po ay tinatawag nating waste storage. It means putting waste in a well-sealed and properly labeled containers. So yan, hindi po pwede na nakatiwangwang, no, sa word na Tagalog, yung ating mga basura. Kasi pwedeng itong pagmula ng sakit, lalo na kung ang mga insekto ang dumadapo dito at dadapo sa pagkain natin. No? Kaya kailangan properly sealed ang ating mga basura. Another way po to waste segregation ay katulad po nito. No? Magkakaroon tayo ng kanya-kanyang mga bin. Okay? Bakit natin kailangan gawin to? Lalo na kung tayo ay gusto natin na ang ating mga gamit, no, maprotektahan pa natin or pwede pa nating ma-restore. Katulad na lang na halimbawa nitong e-waste. No? Hindi natin siya pwedeng basta-basta na lang i-dispose. Kasi maaari itong pag mula ng mga halimbawa ay pagkasunog. No? Halimbawa, bigla na lang nasaksak ng mga kapatid nating maliliit, no? Yung pala hindi na gumagana. Kaya hindi natin siya pwedeng iwan kung saan-saan. Okay. Ayan, ang dami nanonood sa atin. Watching from Poblacion Elementary School. Yan, Miss Nuro Usman. Hello, ayan po si Ma'am Desiree Gabales. Okay po, hello po sa lahat ng nanonood. Okay, another way po ay yung mga glass. Yan, lalo na pag may mga nababasag po tayong mga gamit. No? Lalo yung plato, yung baso. Hindi natin siya pwedeng isama sa maraming karamihan ng basura. Pwede nga limbawa yung garbage collector, kung hahawakan niya yung ating basura, maaari silang masugatan. No? So kaya kailangan po nating iwasan yung pagtatapo ng mga babasagin. Pwede pa rin naman natin siya actually na mapakinabangan. Mamaya, papag-usapan po natin yon. Okay, another po ay yung mga metal. Ayan, lalo na yung mga magbubote. Gustong-gusto nila to, no?
yung katulad nitong mga lagare, yung mga medyo naputol na lagare at hindi na po pwedeng magamit, no? May iba pa rin tong pakinabang, no? Somehow sa ibang tao. Okay. And yung paper, actually napakadaming pakinabang. Mamaya ay marami akong ibibigay sa inyong example ng gamit ng mga papel. Okay? Next po ay yung organic. Ito, very useful po ito para lalo na sa mga plantito, plantita. Ayan, lalo na yung mga bata na gustong-gusto na magpanim, no? Ayan, pwede natin gamitin yung mga organic. Ayan. Okay, another one is this. Itong mga plastic, no? So dapat ay ayusin din natin kasi pwede pa rin natin siyang magamit sa susunod na panahon. So ayan po yung mga iba-ibang klase ng waste storage. So depende po sa inyong bahay kung ano po yung gusto ninyong i-adapt. Kung gusto niyo po ba yung tatluhan lang, yung biodegradable. So i-separate nyo sa non. And then yung mga hazardous, no? O di kaya mga plastics. Okay po. Another way po for waste management is waste reduction. Actually, ginagawa natin to araw-araw, no? Sa pang-araw-araw nating pamumuhay. So waste reduction refers to ways and means of reducing waste. No? Katulad na lang halimbawa ng paggamit natin ng eco bag. So kaya pag pupunta tayo ng mga supermarket, ng palengke, kailangan natin gumamit ng mga eco bags. Yan, para naman, kumbaga, sabi ngayon ay nauuso na yung eco-friendly, no, na mga bagay. Yan, katulad na lang ng paggamit natin ng eco bag pag namimili. So yan, hindi na tayo kumagamit ngayon ng plastic bags. Pinagbabawal na po yan. Another way po for waste reduction ay yung paglilinis. Kailangan nating maging malinis sa kapaligiran natin. Sagsisimula ito sa ating bahay. And of course, sa ating labas sa bakuran, and then community, and of course sa ating mga eskwelahan or ating community. So kinakailangan po nating maging malinis. Okay po? Kasi sabi nga kaya daw nagkaroon daw ng kumbaga ng mga virus, it's because madumi. So kaya kailangan nating magkaroon ng malinis na kapaligiran. And of course, ito sa para sa mga pamilya na kumakain na sobra-sobra at tinatapon lang yung mga pagkain, no? So kailangan natin i-reduce. Iluto lang natin yung sa alam natin na sabihin nyo kay mami at saka kay daddy na kailangan na iluluto lang yung tama o enough sa atin para hindi tayo magkaroon ng maraming basura. Okay po? So kaya kailangan magtulungan ng lahat, no? And of course, sa pag-shopping, simply pagka nag-shopping kayo, kailangan medyo limit yung ating pagbili ng mga bagay-bagay. Kasi kapag sobra-sobra yung mga binibili natin, hindi naman natin kailangan. Ang inuuwian lang dito ay nagiging basura. So kinakailangan ay bibilin lang po natin yung talagang kailangan natin. No? Okay, and then we have also to practice po itong bagay na ito, reuse. Ayan, is the action of practice of using an item whether for its original purpose or conventional or to fulfill a different function o tinatawag nating creative reuse or repurposing. Actually, napakadami nating bagay sa bahay na pwede nating pakinabangan. Sige nga, tingnan ko nga kung ano yung mga bagay sa inyong tahanan na pwede nating i-reuse. Meron ba? Ayan, shout out, watching from Kinayaw. Ayan, si Ma'am Mary Jane Cesar. Ayan, mostly ang mga nanonood sa atin ngayon, mga teachers. Magandang hapon po sa inyong lahat, teachers. Thank you po sa inyong walang humpay na pagsuporta sa Itulay. Ayan, good afternoon po, Ma'am Susan Rayopa. Ayan. Watching from, ayan, Butuan City Division. Thank you po, Mr. Mabini Baluyot. Watching from, ayan, Bote, Battle. Thank you. Anong gagawin natin sa Battle para ma-reuse natin?
Ayan, Battle, thank you. John Vincent, thank you sa sagot. Daniel, papel daw. Ayan. From Ma'am Susan, containers. Ayan. When, medyo mahaba ito. Parang merong ano. Okay, actually marami yung bagay na pwedeng tayong magamit sa ating tahanan. Okay, katulad na lang na nasa screen, no, yung mga beans, yung mga lagayan natin, yung Pasko, pwede natin yung pakinabangan, pwede natin lagyan ng asukal, yan. Yung mga pinaglagyan ng mga nata de coco, pwede natin lagyan ng mga gatas, yan. Yung mga container na yan, pwedeng gawin. Okay, and then repurposing, itong halimbawang dyaryo, no? Pwede natin siyang ipambalot, yung mga magazine, pambalot natin sa regalo, lagyan mo lang siya na ribbon, pwede na siyang magamit. And actually, may mga bagay ako dito na ipapakita sa inyo na pwede na rin gamitin. Halimbawa, katulad na lang ito, ito po ay old na mga katsa, no? So, or ito po kasi ay made sa katsa na pangpunda. Pwede na rin itong gamitin na pang-cover sa mga bagay na gusto mong kubera. Halimbawa, ayaw mo alikabukan ng TV mo, babalutin mo nito. Okay. Another po ay ito. Yan, pwede natin siyang gamitin, no? Lagyan na natin siya ng mga munggo, no? Mga buto ng munggo. Or pwede mga dailies, kung gusto po ninyo lagyan. Ayan. Ito, pwede natin siyang i-reuse. Ito po. Okay. Another one ay yung kahon sa mga teachers dyan, no? Yan, relate na relate. No? Pwede natin itong gamitin as organizer. Lalagyan lang natin siya ng mga folders o ng mga modules sa loob para magamit. So, yan. Reuse po ang tawag dito. Kasi hindi naman natin siya, wala tayong binabago sa isang bagay, no? Pinagamit lang natin siya uli. Okay. What else? Ito pong mga papel, no, mga cardboard. Yan. Ito sa mga bond paper din ito nakukuha. Pwede din natin magamit ito. Yan. Pwede natin siyang sulatan, lalo kapag tayo ay nag-online, lalo yung mga teachers yan, kung gusto nyo medyo maiba naman kayo, hindi kayo nagpa-PowerPoint, pwede nyo gamitin ito as board. Yun po. Yan. Okay. What else? Ito po, yung mga medyo luminaw na ang mata. Ayan, nagkaroon na ng liwanag. Pwede natin gamitin itong old natin na case as medicine kit. Ayan, may mga medicines tayo nakatago dyan. Ayan. O di kaya pwede nyo lagyan ng pera. Ayan. Lalo na sa mga yung mga nag-iipon, pwede rin itong gamitin. Ayan. Ayan. Another one na pwede nating ma-reuse commonly sa bahay ay itong mga damit natin. Siyempre, yung mga ngayon, nag-lockdown, medyo tumaba tayo, no? Pwede nating ipa-reuse sa ibang tao yung mga damit. Ayan, katulad nito, hindi na kasya. So, pwede natin siyang ipamigay sa ating mga nakakabatang kapatid para magamit pa uli yung damit. Lalo na pag mukha pa naman siyang bago, no? So, ayan. Huwag na tayong bumili. Ibigay na lang natin or huwag na natin bilhan yung ating kapatid kasi pwede pa naman ito, actually. Ayan. So, also, ayan, may mga bagay din ako dito mamaya na ipapakita sa inyo. Napakadami dito na pwede nating actually i-reuse, no? Pero, syempre, limited lang yung ating time. Kaya mag-move tayo sa ating next na lesson. Okay, actually, may mga sinagot dito. Reuse, recycle. Ayan, from Daniel Charles. Ayan. Chino, Jaime Samonte, reduce, reuse, recycle. Tama po yung sinabi ninyo. Okay. Watching from Poblacion Elementary School. Jan Vincent Hiron. Yes, sir. Thank you po. Ma'am Marie Diodato. Hello po. Ayan. Next po ay recycling. Ito yung talagang bidang-bida talaga to, lalo na sa school. No, may mga project tayo na gusto ng teacher na ipagawa sa atin na akala naman natin hindi na lang imposible mangyari pero nangyayari katulad na lang nito. So recycling means to make another useful thing out of a waste item. So ito yung mga bagay na actually
dapat itinatapon na, pero syempre hinahanapan natin ng kumbaga another function, no? Para mas mapakinabangan pa siya. Katulad na lang na nakikita niyo sa screen yung mga old tile na pinintahan lang and then nilagyan ng lupa at nilagyan ng halaman. Usong-uso yan ngayon, lalo na nitong nag-quarantine. Lahat ng tao, actually, ganyan ang ginagawa. Nagtatanim. So, pwedeng nating gamitin yan, no? Okay. And of course, yung mga sapatos natin. Pero huwag niyong gagawin ito. Kung bagong-bago pa ang sapatos ni nanay at ni tatay, ha? Huwag gagawin. Kasi ito ay yung mga hindi na ginagamit, no? At gusto pa natin pakinabangan uli. Huwag na huwag gagawin. Halimbawa, yung sapatos ni ate, lalagyan mo ng lupa. Ay sabi po ni Tutor MC, pwede po gamitin yon, pero hindi ko po nire-recommend. Yung lampong hindi ginagamit. Okay po. So yan, pwede natin siyang lagyan ng lupa at lagyan natin ng mga cactus. Ayan. Okay. And also, pwede rin natin gamitin yung mga bottles, no? Yung mga soft drinks bottle, pwede natin gupitin, lagyan natin ng design, pintahan natin. Ayan, katulad niyang nasa screening niyo ngayon. Pwede na pakinabangan as lagay ng halaman. Pwede rin naman lagayan ng mga useful things like halimbawa, mga charger, cell phones, no? Pwede rin yung mga kutsara kung gusto ninyo na nakasabit yan sa inyong mga kusina. Pwedeng-pwede yung gamitin actually. Napakadaming bagay na pwede nating magamit. Ma-recycle. Okay. What else? Meron po ba kayong mga idea pa? Bukod dito sa mga nakikita ninyo sa screen. Ayan. 3R. Reduce, reuse, recycling. Tama po. Cyrus Miguel Bautista. Ayan. Watching din po si Fred C. Alitar Milo. Hello po sa lahat. Ano pa po kaya yung mga bagay sa bahay natin na pwede nating i-recycle yung mga basura natin sa bahay? Pwede nga pong paki-comment kung ano-ano yung mga bagay na yon. Sige nga, tingnan natin. Ayan, 4 plantitas. Very good po, Daniel, Charles, Elona. Ayan, pwede nga naman na magkaroon tayo ng basurahan, no? Or I mean, taniman. No, out of waste. Ayan, what else? Paper. Ayan, ma'am, hello po. Hello po sa lahat. Ayan, dami po nag-hello. So, ayan. Ano pa po ba ang pwede nating i-recycle sa inyong mga tahanan? Dapat eh, basura na, no? Pero napapakinabangan pa rin natin in other things. No, may iba pa siya palang function. Meron pa po ba? Ayan. Marami po akong bagay na maipapakita po sa inyo. Okay, katulad po nito, ni-recycle. Ayan, katulad po nitong lagayan po ng soft drinks, no? Siyempre, nung naubos siya, ugasan niyo po muna, huwag niyong gagamitin na ito ay madumi, no? Or ano kasi, lalanggamin to sa bahay ninyo, lalo na ginawa niyo siyang display doon malapit sa TV o sa laptop ng inyong mami at saka ng daddy. Ayan, katulad niyan. Yes, Daniel, Charles, Elona, Christmas tree. Pwedeng magamit yung mga bottles natin. Pwedeng maging Christmas tree, Christmas decor. Lalo na nung nakaraang Pasko, ang dami nating nakikita ng mga Christmas decor na made sa plastic bottles. Okay, and then planggana sira daw, gagawing dish garden. Thank you po, Ma'am Arceli Causaren. Ayan. For decorations, katulad nito, pwede natin siyang ilagay sa lamesa, no? Again, dapat malinis muna, no? And then lalagyan natin siya ng maganda-gandang bulaklak. Ayan, katulad nito, ni-recycle. Ayan. Lumang sapatos po. Ayan, thank you po, Ma'am Nonita De Veros Gomez. Ayan. Another recycled thing, ma'am, meron ako dito. Katulad po nito, ayan. Yung dati ay isa siyang lagayan ng mga tsokolate, no? Ayan. And then ngayon ginawa na siyang alkansya para sa mga nag-iipon. Ayan. Pwede ninyo itong gawin, no? Pwede nating i-recycle. Lumang sapatos, Ma'am Nonita, thank you po. Straw, pwedeng gawing bulaklak. Thank you po, pwedeng i-recycle po 'yon.
bulaklak, ganun din ang plastic bottle, pwede siyang gawing bulaklak, i-design. Okay, very good po kayo. Napaka-active po na ating mga viewers ngayon. Thank you po. Ayan. Ayan na. One of my student po from Samantha Ilagan. Hi po, ma'am. Hi. Ayan. Hello. Hey. Ano pa ang pwede nating i-recycle? Meron pa ako dito na actually akala natin ay walang kwenta. Yung mga old na mga tubo, no? Mga pwedeng plastic, pwede naman kung halimbawa ang meron sa inyo yung medyo matigas dito, pwede rin. Gagawin natin siyang, ayan, lagayan ng, ayan, nakikita po ba? Ay, medyo hindi nakikita, ayan. Okay. Pwede natin siya gawing dispenser ng alcohol, lalo na bago kayo pumasok ng bahay, kailangan meron kayo nito, no, sa bahay ninyo. Yan. Okay, thank you po. Ayan, sasabi. Ah, okay. Thank you po. Maganda po talaga ito, Ma'am Samantha Ilagan. Okay, ayan po. So, pwedeng ito ay, ito pong bottle na to na alcohol, na ubo siya, pwede po natin gamitin. Ito po ay tinatawag na reuse. Ito pong bagay na to na ginawa nating kumbaga para magbababa yung ating alcohol. Ang tawag po kasi dito tubo, ginawa lang siyang brace, no? Para medyo mas madali siya. Aapakan lang siya actually sa ibaba, tapos bababa ito, magiging alcohol dispenser na ninyo. Okay? So, yun po yung mga bagay na pwede nating i-recycle. Ano pa po ba ang meron po sa inyong bahay na mga basura na ni-recycle po ninyo? Kindly share naman po. Ayan. Watching from SDO Licab Annex. Thank you po, Ma'am Mercedita, for watching. Ayan. Good PM po from SDO Caloocan. Thank you po, Ma'am. Ako po si Hi. Okay po. Samantha Ilagan. Gulong po, Ma'am. Okay, thank you. Ma'am Nonita De Vero Gonzalez. Mga lumang pantalon. Ayan. Ng mga PBs. Pantalon ng mga PBC. Okay. So, magandang araw po, Ma'am Leia Kisan Beleno. Ayan. So, yun po yung mga pwede nating i-recycle. Actually, napakadami po nito at medyo gagahulin tayo sa oras pag marami pa tayong sample na ipinakita. So, sa ating tahanan, hindi po nawawala yung mga bagay na pwede nating i-recycle. So, para mas maiwasan po natin ang volume ng ating basura, kailangan po nating mag-recycle. So, mga bata, umpisahan na natin mag-recycle ng mga bagay-bagay sa ating bahay. No? Okay, so again, ang ano po ba yung pagkakaiba ng reuse sa recycling? Ano po ba yung pagkakaiba ng dalawa? So, yung reuse, ginagamit lang natin yung bagay ulit, no? Wala tayong binabago doon. Sa forma niya, hindi natin kinukulayan or whatever, no? Pero sa recycling, ginagawa na natin siyang iba. Nagpa-function na siya ng iba, katulad ng gulong. Hindi na natin siya ginagamit as gulong ng sasakyan, pero as lagayan na ng halaman. So, yun po yung pagkakaiba po nila. Baka po kasi nalilito po ang mga bagets natin o yung mga bata natin sa bahay kung ano ba yung pagkakaiba ng recycling at saka reuse, no? Kasi commonly pag sinasabi nila, nire-recycle ko itong bagay na ito, no? Pero actually nire-reuse niya lang niya, no? So ito po yung mga dapat nating tandaan, no? We have to, of course, first reduce. Tanungin po natin muna yung sarili natin. Huwag tayo magpabili kay mami at saka kay daddy, nanay, tatay ng mga bagay. No? Kailangan ba natin ang mga bagay nito? Kaya nating bibilhin? No? So we have to reduce. Lalo yung mga pagkain na, or mga bagay na ginagamitan ng mga plastic. No? Kailangan ba bumili ako nito? So we have, of course, first to reuse. Ito yung 3R. And then yung second po ay reduce, no? So second po ay reuse. Do I have an item which I can use again? So yan, naghahanap yung bata sa closet niya na pwede pa bang magamit, no? Pwede niyang maisuot, no? Sa ibang mga okasyon. Yung bawa may birthday, isang beses lang naman ginamit. So pwede pa bang gamitin kaya ito, i-reuse? And then yung third po ay recycle, no? Can I turn into something else?
No, ito yung bagay na to. Pwede ba nating gawing ibang bagay? Katulad ng pantalon, ang ginawa niya ay ginawa niya ng bag. So ito ay ni-recycle na niya. Ginawa niyang bag, no, eco bag siguro mamimili, no? Ayan. So yun po ay recycle. So ano-ano ang mga dapat nating tandaan? We have to reduce, reuse, and recycle. Ito pong ating 3R. Para po maiwasan po natin ulit ang volume ng ating basura. Kasi kapag nagkarami ang ating basura or dumami ang ating basura sa ating kapaligiran at nakatambak lang yan somewhere else at hindi natin, kumbaga, in-adapt, no, yung mga sinasabi ko kanina sa storage, maaari tayo din naman yung maaapektuhan, no? Katulad na lang ng pagkakaroon natin ng one cause po kasi ng flash flood ay yung maraming basura sa ating mga drainage, no? So kung itatapon lang natin sila somewhere else na hindi nasa tamang tapunan, yun po ang mangyayari sa atin, no? Baka tayo mabura or ay yung pinaka worst thing ay mabubura ang ating lugar, huwag naman, no? Sa mapa. So ayaw nating mangyari 'yon. And ayaw din natin nagkaroon ng sakit yung mga kapamilya natin, no? It's better to be safe. Okay po. So yun po yung mga dapat nating tandaan. So, thank you po. Ayan, damit. Pwede rin pong gamitin. Ayan. From Samantha. Okay, Mercedes, good afternoon po. Ma'am April, thank you po. Good afternoon po. Salamat po from Macabaclay National High School. Ayan. Gandang hapon po sa lahat. Alright. Sige. Ngayon, tingnan natin yung mga alam ninyo. No? Ano ba yung mga alam po ninyo na bagay na pwede nating ilagay dito sa mga bin na ito, sa mga basurahan na ito. So yung una, yung yellow is for recycled materials or yung pwede nating i-recycle ng mga bagay. Okay, and then next is for biodegradable. Ano po ba yung biodegradable? Tingnan nga po natin ang mga sagot ng ating mga onliners. Ano po yung biodegradable? Ayan. Ano po ang biodegradable? Sige, ayan. Ang daming nanonood sa atin. Ayan. Sir Daniel Charles, Elona. Okay. So ano po yung mga bagay na yan? So pag sinabi nating biodegradable, ito ay mga bagay na nabubulok. So, yung mga pinagkainan po natin. Okay, yan po. So, una ay yung leftovers, no? Food. Yan. So, lalagay natin siya sa biodegradable. Okay. Ma'am, 2 minutes po. Okay po. Yan. So, eto po mga styrofoam, syempre, sa recyclable. And then, yung mga bottles po ay recyclable. Non-recyclable, I mean yung styrofoam kasi hindi siya pwedeng isama sa mga pwede nating i-recycle. Ayan. And then, another one for banana filling. Ito pong biodegradable. And then, recyclable. Ayan po. So, yun po yung mga bagay. Thank you po sa mga active onliners natin ngayon. So, again, tandaan po ang proper waste management. No? Huwag pong kakalimutan. Again, this is Teacher MC at your service. Paalam po sa lahat. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating E2Light tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating E2Light free online tutorial session sa Araling Panlipunan. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating E2Light tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page
at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam! Good day! This is Teacher Rowan. I'll be your guide in exploring Google Apps for Education, for teaching and learning. In Google for Education, teachers can connect and collaborate easily while staying on task. It gives teachers the freedom to spend more time personalizing the learning experience and less time managing it. Students can learn essential skills such as 21st century problem solving, which they can use it in their future careers. As such, the accessibility features will connect education to technology. This will help our teachers as a 21st century educators to innovate and find ways on how to make teaching and learning more exciting, engaging, effective, and flexible to the demands of the society. Let's re-explore the education experience by discovering new angles to create, collaborate, and communicate as one. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Ang pagkatuto huwag gawing komplikado. Sulong edukalidad. Magandang hapon, Filipino 8 students. Magandang hapon sa ating lahat. At natutuwa ako na makasama kayo ngayon para sa isang kulang isang oras na talakayan natin dito sa Itulay. Kamusta naman kayo ngayong araw na ito? Nawa ay lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan at handang-handa na matuto ngayong araw na ito kasama si Teacher o Tutor Pam para sa Filipino 8. Kung handa na kayong lahat, nais ko sanang makita sa comment box ang mga puso. Gusto ko pong pumupuso po tayong lahat para nakikita natin kung tayong lahat ay handa na pong makinig. So muli, ito ang inyong Itulay at sa pamamagitan po nito ay sama-sama tayong matututo at mauunawaan yung ilang bahagi ng mga aralin natin na siguro medyo meron tayong kalituhan o kung hindi man ay medyo hindi rin natin naiintindihan. So, atin pong pagtutulungang maintindihan ang ating aralin sa araw na ito. Kung handa na tayo, ayan, sama-sama na tayong pag-aralan na natin ang nakatakda natin pag-usapan ngayong hapong ito. Simulan natin. Para sa ika-anim na linggo ng ating aralin sa Filipino 8. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa maikling dula. Malamang lahat tayo halos ay nakapagbasa na ng mga dula o kaya naman ay nakapanood na ng mga dula. At marami siguro sa atin na mayroon pa rin ilang katanungan kung ano nga ba talaga ang dula at paano nga ba talaga tayo makagagawa o paano natin mas mauunawaan ang isang dula. Kung tayo pong lahat ay handa na, sisimulan po natin ito. Ayan, so magandang araw po muli. Ako si Tutor Pam na kahit sa camera laging umaanggulo, maniwala ka, sasamahan kitang mag-enjoy at matuto. Kaya naman, umarangkada na tayo sa ating aralin para sa araw na ito. Sabi ni Shakespeare, ayan nga, basahin, uy, si Lorenza Bati mula kay Maria Ramirez mula sa ACISC, tama po ba ako? A-level Sarangani Division at Vicky Pilandas from Kidapawan City. Ayan, nababasa po ba ang sinabi ni Shakespeare? Pahayag na sinabi ni Shakespeare. Ayon kay Shakespeare, ang mundo ay isang teatro. Ang mundo ay isang teatro. Nag-isip din ba kayo kung anong gustong sabihin ni Shakespeare dito sa ang mundo ay isang teatro? Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit sinabi na ang ating mundo ay parang isang teatro? Ano ba ang teatro at ano ba ang mundo? Bakit sila ginawang pinagkumpara?
Tandaan na, ang pinag-uusapan natin ngayon dito ay isang dula. Ay sa, ayan, watching from Dalikdan, Datu Odin Sinsuwat. Samantha Ilagan, hello din po. Blessed day, Joy Ver Aquino Santiago. Malalaman natin ngayong araw na to kung bakit kaya nasabi ni Shakespeare na ang mundo ay isang teatro. Simulan natin. Ang ating magiging talakayan ay may kaugnayan sa dula, mga sangkap, elemento, at ang mundo. Kung handa na, sige nga, patingin ulit ng puso sa comment section. Oo nga pala, maaari ko po ba kayong mapakiusapan na mag-selfie para maipakita na nanunood kayo ng ating itulay, sumusubaybay, selfie, tapos ilagay natin sa ating comment box para naman po maisama namin kayo sa ating mga iniipong larawan at maaring videos pagdating ng ilang mga linggo, ilang araw para maipakita po natin sa buong bansa na kapiling namin kayo dito sa Itulay. Sige nga, kung handa na, mag-selfie, tapos ilagay sa comment section ng inyong selfie. Ayan. O kung hindi man, mamaya ibibigay ko ang ating email address para maipadala ninyo ang inyong mga larawan. Ayan. So pag-usapan na natin, ayan, ang ating dula. Hello, Mario. Isimulan natin ito sa larawang nakikita ninyo. Nais ko sanang tignan ninyong maigi ang larawang ito. Huwag lang basta tignan, titigan, dahil iba raw ang tinitignan sa tinititigan. Kaya, titigan ang larawan. At mula dyan sa mga mula sa larawang iyong nakikita, magbigay ka nga ng ilang mga pangungusap o kung hindi man ay mga pahayag na maari mong masabi tungkol sa larawang ito, ilagay nga sa comment section natin ano yung pwede mong masabi sa larawang nakikita mo. Ayan. Hello, Cheryl Benedicto Joseph. Watching from DepEd Davao Occidental. Ayan. Mula kay Maricon Samin. Hello po, Miss Pam. Watching po from SDO San Jose del Monte City. Ayan. Sana, Maricon, ay makasama ka namin hanggang dulo. Huwag mo kaming iiwan sa pagtalakay ng ating aralin. Ayan, si Maylin ay pumuso na. Anong masasabi ninyo dito sa larawang nakikita ninyo? Sige, kwentuhan nyo nga ako. Maglagay kayo ng kahit na ano. Bigyan natin kaya ng pangalan yung bata. Subukan natin bigyan ng pangalan yung bata. Ano kaya yung pwede natin ibigay na pangalan sa batang ito? Ang batang ito ba ay babae o lalaki? Sige nga, lagyan natin ng, pagarahin natin yung ating mga imahinasyon. Gawan natin ngayon ng kaunting mga pangungusap ang larawang nakikita ninyo. Hi, Elma Gumbanlaw. Magandang hapon, watching from San Isidro National High School. Ayan. Sige, nag-aantay ako. Kanino kaya yung mga yapak na sinusundan niya? Ayan, sabi ni Samantha, ang pangalan daw ng bata ay Marie. Ayan. Sabi ni Mario Elita, ang batang babae ay naglalaro sa putik. Ayan. Bakit kaya siya naglalaro sa putik? Sige, tingnan natin ha. Ayan. Hi, Flor Espiritu from SDO Rizal. Ayan. Sabi ni Lorenzo Hazel Ruiz, wow, binigyan niya na ng magandang pamagat ha, si Nene at ang liwanag. Wow, oo nga, no? May liwanag na nanggagaling sa kanang bahagi ng ating larawan. Magandang hapon po, watching from Laguna, Eva Betoya de la Peña Vivar. Ayan. O ano pa ang ating masasabi tungkol sa ating nakikita sa larawan? Bahaginan niyo pa ako. Ayan. Ang ganda nun na, si Nene at ang liwanag. Ayan. Ortega Gerald, mabuhay Miss Pam, watching from SDO Bulacan, Hagonoy West. Magandang hapon sa iyo. Ayan. So, mula sa larawang ito, nagkaroon tayo ng iba't ibang interpretasyon. Sabi ninyo, putik, siya si Marie, tapos siya si Nene at ang liwanag. Alam niyo ba, ayan, ang mga dula na ating napapanood at yung kung minsan ay binabasa, ay nagmumula rin lamang sa mga simpleng sitwasyon na nakikita sa ating paligid. Lemuel, sabi niya, following someone's footstep.
Sabi ni Mario, sinundan ni Nene ang mga yapak. Ayan. At papunta ang yapak sa liwanag, ano? Si Sirena at ang yapak. Ayan. Mula sa mga sinasabi ninyo ay makabubuo tayo ng iba't ibang takbo at iba't ibang eksena na magpapagalaw sa isang dula. Mula sa ganitong maliliit na bagay, nagsisimula ang isang malaking produksyon, ang isang malaking palabas, ang isang dula. Ayan. Tingnan natin ang mga larawang ipinakikita ko ngayon sa inyo, no? Mula ito sa mga website na nakikita rin ninyo, na ipinaskill ko dyan. Pansinin, anong makikita ninyong maaring pagkakapareho ng dalawang larawang ipinakita ko? Sige nga. Maari ba ninyong masabi sa ating comment section, ano ang inyong masasabi sa mga larawang ipinakita ko? Oo, no? Naka-costume sila. Parehong larawan, ang mga taong nakikita natin dito ay naka-costume o nakadamit ng base sa kung ano yung kanilang ipinakikitang sitwasyon. Ano pa? Tignan ang kanilang mga mukha. Anong masasabi natin sa ekspresyon ng kanilang mga mukha? No? Iba't ibang emosyon, samot-saring emosyon ang nakikita mula sa kanilang mga mukha. Napakahuhusay, ano? Makikita natin sa kanilang tindig at sa kanilang ekspresyon sa mga mata at sa kanilang bibig na meron silang iba't ibang ipinahahayag sa atin. Pansinin din, saan kaya sila? Oo, yung sayaw, yung costume, tama, Samantha, no? Tama, Mark, ito ay isang teatro, no? Nasa loob yata sila, nagtatanghal sila sa teatro. Hindi ito isang sinihan o telebisyon. Ito kaya grade 8. Ayan, pamilyar ba sa mga posters na inyong nakikita? Ayan, syempre pa, walang iba kundi si Cardo. Ayan, sino si Cardo? Ang probinsyano. Ayan, at sino yung nasa kabila? Si Comparing Dingdong, ano, at si Jeneline Mercado na gumaganap na tama sa Descendants of the Sun. May pagkakapareho kaya sila dun sa unang dalawang larawang ipinakita ko? Ano kaya yung pagkakatulad nila? Ano yung pwede nating masabing pagkakapareho nung mga nasa poster at yung mga nasa dalawang larawan na una kong ipinakita? Sabi ni Joyver, pagganap sa isang play. Sabi naman ni Samantha, ito ay mga palabas. Hello, Cell, watching from Davao de Oro. Oo, si Coco Martin, tama. Pareho po sila na, tama, nagpapakita ng iba't ibang sitwasyon na nararanasan natin sa paligid natin. Mayroon tayong mga gumaganap na artista o tauhan na nagpapakita ng iba't ibang emosyon na nakasuot ng mga costume o damit na naayon sa kanilang mga karakter. Pero ano yung kaibahan kaya nila na masasabi natin? Yung unang dalawang larawan na pinakita ko, saan kaya natin manapapanood ang mga larawang ito? Ang mga dulang ito? Tama, sa tinatawag nating parang teatro. O, mga tanghalan sa entablado, ano? Samantalang yung Probinsyano at Descendants of the Sun ay napanonood natin sa ating mga telebisyon. Ayan, pero alam niyo ba na pareho sila na maikakategorya natin bilang mga dula. Ang mga larawang nasa ating kaliwa ay mga dulang pangtanghalan. Tama, sabi ni Samantha, persunda, ni Mark, parehong palabas. Tama, Mark, ano? Ang Probinsyano at Descendants of the Sun naman ay dulang pan-telebisyon. Ayan. Ano daw? Medyo nagkaroon ba kayo ng konting katanungan? Nalito ba? O sige, ganito ang gagawin natin grade 8, ha? Makikinig kayo at magtatanong. Hindi po kayo dapat mahiya na maglagay ng inyong mga tanong sa comment section natin. Gayun din, kung meron kayong mga sagot, huwag kalimutang isulat o ipakita sa comment section. Papuso nga ako kung naiintindihan yung sinabi ni teacher. Gusto ko makita dun sa comment section. Inaabangan ko sa comment section natin ang inyong mga puso kung naiintindihan ng bilin ni teacher, ni Tutor Pam, tungkol sa pakikinig, pagtatanong, at pagbibigay ng sagot. Ayan. Sige, pagpatuloy natin ang ating usapan,
hinggil sa dula. Salamat sa mga pumupuso. Alright. Ang tanong, ano nga ba ang dula? Pakinggan ng maigi ha. Hindi po tula. Dula ang pinag-uusapan natin ha. Ang ating pong pinag-uusapan ay dula. Meron ba kayong ideya kung ano ang isang dula? Batid ko na madalas tuwing parang meron tayong mga reporting sa klase, nagdudula-dulaan tayo. Salamat Mario, Elika sa iyong pagpuso. Ganon din kay Ashley Diaz sa iyong pagpuso. Samantha at Mark, ang mga pumuso. Ano ba ang dula? Sige nga, ipaliwanag nyo nga kay Tutor Pam. Paano ninyo masasagot ang tanong na ano ang dula? Sige nga. Mula doon sa mga unang larawan na aking pinakita, ano ang isang dula? Ayan. Tama. Ang dula ay isang akdang pampanitikan na ang layunin ay itanghal. Ulitin ko ha. Ang layunin ay itanghal sa pamamagitan ng pananalita, kilos at galaw. Ang kaisipan ng may akda. Hihimayin natin na isa-isahin natin grade 8. Akdang pampanitikan. Ibig sabihin, kagaya ito ng tula, kagaya ng maikling kwento, kagaya ng nobela. Akdang pampanitikan. Okay? Na ang layunin. Ibig sabihin, may goal, may purpose, may objective. Ano daw yung layunin? Dapat itinatanghal. Ibig sabihin, hindi mo matatawag na dula ang isang dula hanggat hindi ito na itanghal. So meron tayong sinulat na dula, dapat ito ay maitanghal. Paano daw itinatanghal? Sa pamamagitan ng pananalita, kilos at galaw. Saan galing ang mga itatanghal natin? Paano na ito naging isang akdang pampanitikan? Mula ito sa malikhaing kaisipan ng may akda. So yung nagsulat. Very good, Samantha. Sumasagot si Samantha. Ayan. Palakpakan para sa'yo, Samantha. Napakahusay. Okay, sundan natin. Ayan. Ang kasunod ay iba pang pagpapakahulugan natin sa dula. Ang sabi natin dito ay, gaya ng ibang katha, ang dula ay lumilibang, nagbibigay aral, pumupukaw ng damdamin, at humihingi ng pagbabago. Ibig sabihin, hindi lang natin ito basta binasa at pinanood. Habang pinanunood at binabasa, nakararamdam tayo ng pagkalibang, may napupulot tayong aral, nararamdaman natin yung emosyon ng aktor, nararamdaman natin yung kanyang tuwa, hirap, sakit, pangarap, at humihingi ito ng pagbabago. Ibig sabihin, mula doon sa mga aral na nakita natin, na i-a-apply natin ito sa sarili nating buhay. Ayan, good afternoon din, Milady o My Lady Exala at Babylin Kadag. Ayan. Higit daw na makakapagpakilos ang dula kesa sa ibang akda. Kasi bukod sa naririnig yung mga salita, nakikita pa yung mga kilos at galaw sa tanghalan. Ito yung mahika ng dula, no? Ito yung magic. Kasi hindi lang ito binabasa. Pinanunood mo, nakikita mo yung kilos at saka yung galaw niya. Kaya ikaw, nararamdaman mo na parang kabahagi ka talaga nung dula. So, hindi ka lang basta tahimik na nanunood doon dahil layunin ng dula na maisama ka sa paglalakbay hanggang makita natin yung wakas ng pinanunood natin. Ayan. So, kung ating susumahin o paiklin, sabay-sabay nating basahin na mula dyan kung nasaan kayo ngayon. Sabay-sabay ha. Basahin natin. Pinaikling versyon ng kahulugan ng dula. Ito ay isang uri ng panitikan na nahahati sa ilang mga yugto at tagpo. Pinakalayunin itong itanghal ang mga tagpo sa isang tanghalan o entablado. Ayan, kung tapos mo nang basahin, sige nga, patingin nga ako ng smiley face dun sa ating comment section. Mga nakangiti, smiley face kung tapos nang basahin. Ulitin natin ha.
Ang dula ay isang uri ng panitikan na nahati sa ilang mga yugto at tagpo at pinakalayunin nitong itanghal ang mga tagpo sa isang tanghalan o entablado. Ayan. Uy, si Joy Ver Aquino Santiago tapos nang makibasa kasama ni Tutor Pam. Ngumiti na siya. So ulitin natin ha, nahati sa ilang mga yugto at tagpo at pinakalayuning itanghal ang mga tagpo sa isang tanghalan o entablado. Smiley face na rin si Mark Platon. Ayan. Tutor Pam, paano po kaya tayo makagagawa at makauunawa ng isang dula? Tama. Napakaganda ng tanong na yan. Lorenza, salamat sa napakaraming smiley face. Ganon din si Mildred, Delmer, Reynald, Ortega Gerald, and Princess Erica Saysay. Ayan. So nabasa na natin. Ngayon ang pag-uusapan na natin. Paano natin pasasarapin ng isang dula? Mula sa pagbuo hanggang sa pag-unawa. So ano yung dapat nating gawin? Ganito, grade A. Nakikita nyo ngayon ang mga sangkap ng dula. Para itong mga paborito nating pagkain, ano? Ako iniisip kong paborito kong pagkain, adobo. Ayan. Ang adobo, para masabi mo talagang malinamnam at napakasarap, kailangan ang sangkap na gusto mo na makikita at malalasahan mo sa adobo, kumpleto. Gayun din ang isang dula. At kahit na anong akdang pampanitikan, dapat ang sangkap ay kumpleto. Wow, napakadaming smiley face, Samantha. So, nahati ang sangkap ng dula sa tatlo. Ang simula, ang gitna, at ang wakas. Ayan. Parang kahit na ano pang akdang pampanitikan ito, mayroong mga bahagi ang mga sangkap. So, hinati natin ito sa simula, gitna, at wakas. Sige nga, grade 8, sa comment section ulit, pakilagay nga yung tatlong pagkakahati o division ng sangkap ng dula, SGW, ang bilis ni Samantha, simula, gitna, at wakas, napakahusay. So, tatandaan, SGW. Pero, wait, there's more. Ang simula, at ang gitna, at ang wakas, ay mayroon pang iba't ibang bahagi para masabi talaga nating kumpleto ang sangkap. Simulan natin sa bandang simula. Ayan. Ang simulang sangkap ng dula ay binubuo ng tatlo. Ang una ay ang tagpuan. Pag sinabi nating tagpuan, ito yung panahon at pook kung saan naganap ang mga pangyayaring isinasaad sa dula. Ayan. So, kailan ito nangyari? Saan nangyari? Pero mga pambihirang bagetsa, hindi mo kinakailangan espesipiko na sasagutin ako ng alas dos ng hapon, ayan, sa ibabaw ng mesa, hindi po ganun. So, hindi kailangan ganun yung pagkakasulat. Dapat lamang malinaw kung saan at kailan naganap ang mga pangyayaring isinasaad sa dula. Ang tawag natin dito, tagpuan. Sige nga, isulat ninyo ng tatlong beses sa comment section. Tagpuan, tagpuan, tagpuan. Go, 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 go. Pakisulat. Tatlong beses, Samantha. Tagpuan, tagpuan, tagpuan. Ayan, magkakadikit. Kung naintindihan si tagpuan, ang unang sangkap sa simula, tagpuan, tagpuan, tagpuan. Yun, mahusay. Kasunod ay ang tauhan. Ang tauhan, sila naman yung kumikilos at nagbibigay buhay sa dula. Sa tauhan, umiikot ang mga pangyayari. Ang mga tauhan ang bumibigas ng diyalogo at nagpapadama sa dula. So, halimbawa, sa ang probinsyano, si Cardo, di ba? Ang tauhan o karakter ang kumikilos at nagbibigay buhay sa dula. Sige nga, pakisulat, tauhan, tauhan, tauhan. Mahusay, Queenie Ulalutan, Reynard Herediano Calanuga. Ayan, Samantha. Ayan, tama na si Samantha. Joyver Aquino Santiago, Babylin Cadag. O ngayon naman, tagpuan, tagpuan. Ayan, tagpuan. Tapos tayo doon ha. O, kasunod, tauhan, tauhan. Tauhan, tatlong beses ulit. Very good, Cedric Adaya, Babylin Cadag.
So ang tauhan, sila yung mga karakter na kumikilos at nagbibigay buhay sa dula. At ang ikatlo, ang sulyap sa suliranin. Ulitin ko ha, sulyap sa suliranin. Thank you, Queenie. Tauhan, tauhan, tauhan. Ayan, si Reynard ulit. Tauhan, tauhan, tauhan. Ayan. Ang sulyap sa suliranin, ito ay maaring mabatid sa simula o kaya sa kalagitnaan ng tula na nagsasadya sa mga pangyayari. Dahil sa problema ito, umiikot yung dula natin. Pero grade 8 ha, maaring magkaroon ng higit sa isang suliranin ng isang dula. So maaring higit sa isa ang sinusolusyonan natin sa isang dula. Okay? Grade 8. Simula pa lamang yan ha. Ulitin natin. Tauhan, tagpuan, sulyap sa suliranin. Kasunod na sangkap ng tula ay ang bahaging gitna. Pakiulit grade 8. Gitna. Sige nga po, pakisulat sa ating comment section ang salitang gitna kung nakakasabay kayo kay Tutor Pam. Ayan. Very good, Liza Malvar, Tess Ramos Perez Tarinay, Samantha Ilaga. Napakahusay. Okay. Punta ngayon tayo sa gitna. Kagaya ng ating simula, mayroon din itong tatlong, oo, tama Queenie, gitna na tayo. Good afternoon from Tina Marie Miranda. Ayan. So sa gitna, meron tayong tatlong bahagi o tatlong sangkap ulit. Meron tayong saglit na kasiglahan, tunggalian, at kasukdulan. Nabulol si tutor. Ayan. Saglit na kasiglahan. Ano yung saglit na kasiglahan? Ito yung bahagi ng ating dula na mapapansin niyo na parang relax-relax lang yung mga tauhan natin. Kahit alam na nila yung mga problema o suliranin nila, sobrang relax lang sila kasi ito yung saglit na paglayo sa o pagtakas ng mga tauhan sa suliranin kanilang nararanasan. Tama po, Zedric. Yan po yung tinatawag nating gitna. Ang ikalima ay ang tinatawag nating tunggalian. Pag sinabi nating tunggalian, maaring ito ay sa pagitan ng mga tauhan. So tauhan versus tauhan. Halimbawa, ang tauhan natin ay si Biberusa. Ayan, nanonood ba kayo noon? Tapos ang kanyang kalaban ay si Victor. Ayan, so tauhan laban sa tauhan. Meron namang tauhan laban sa kanyang paligid. Ito na yung kapag bumagyo, lumindol. Tauhan laban sa kanyang sarili. Yung ikaw mismo kinakalaban mo yung sarili mo. Sasabihin ko ba kay mama na nabasag ko yung flower vase o hindi? Ayan. Maaring magkaroon ng higit sa isa o patong-patong na tunggalian ng isang dula. Ibig sabihin, maaaring ang isang tauhan, meron siyang kalabang, may katunggali siyang kapwa niya tauhan o maaari rin naman ang kanyang paligid, yung kanyang katunggali. Ayan. Pakisulat nga sa inyong comment section, tunggalian, tunggalian, tunggalian. Go, 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 go! Ayan. Nasa gitna yan, ha? At syempre pa, ang kasukdulan. Itong pinakagusto ng maraming parte ng kahit na anong maikling kwento o ng dula. Ang tinatawag nating kasukdulan. Ang kasukdulan ay sangkap ng dula na tunay na pinakamatindi o pinakamabugso ang damdamin kesa sa pinakasusukdulan ng tunggalian. Nandito yung pinakamataas na damdamin. Ito yung madalas kapag nanunood tayo, yung, hala, ano nang mangyayari? Hala, bakit ganun? Sinabi ko na nga ba eh. Ito yung mga ganung pagkakataon na nararamdaman talaga natin. Nasa kasukdulan tayo o sa English, ito yung tinatawag natin, Big C. Yes, ang climax. Ayan. Sabi ni Amy Baradaza, good afternoon po. Watching from Southville Elementary School, Division of Rizal, District of Rodriguez. Ayan. Uy, inuulit-ulit nila itong galian. Ito ang gagaling talaga ng grade 8 na to. Very good. Yes, Lorenza. Ito yung tinatawag nating climax. At ang ikatlong bahagi, yung tinatawag nating wakas. Oo. May pagwawakas. Naririto yung tinatawag nating kakalasan.
kung saan unti-unti na pong nalalaman ng tauhan paano malulutas yung problema. Ito na yung nalaman niya na kung nasaan yung diary. Ito yung nalaman niya na maaaring ang tatay niya pala ay hindi yung nakilala niyang tatay, yung mga ganyan. So unti-unting pagtukoy sa kalutasan, sa mga suliranin at pag-aayos sa mga tunggalian. At syempre pa, ang kalutasan o ang wakas o pagtatapos ng isang dila. Ito na yung sa iba, they live happily ever after, o ito na yung merong abangan sa susunod na kabanata. So ito yung wakas ng ating dila. Tingnan nga natin kung natandaan yung tatlong bahagi, simula, gitna at wakas. Napakahusay. Nakabibilib talaga kayo, mga pampihirang bagets. Ayan. At ngayon, sandali lang muna. Hindi pa muna tayo aarangkada. Bago natin iusa dun sa kasunod na dapat ninyong malaman, konting balik-aral muna. Kagaya ng sinabi ko, ayan, magandang lumingon sa nakaraan bago ka tuluyang lumaban sa kasalukuyan. Para mas maging malinaw ang kinabukasan. Ayan. So, tingnan natin ang sagot. Magbalik-aral muna tayo. Ang unang tanong, ito ay ang pagtatapos o wakas ng dula? Grade 8, ito ba ay kasukdulan o kalutasan? Ulitin natin ha. Ito ba ay kasukdulan o kalutasan? Ang pagtatapos o wakas ng dula. 5, 4, 3, 2, 1. Ano ang inyong sagot? Ito ba ang iyong sagot? Tama. Nod. Ito ang mga kumikilos at nagbibigay buhay sa dula. Ito ba ay tauhan o tagpuan? Ito ba ay tauhan o tagpuan? Go, go, go! Pakisulat! Ang tauhan ba o ang tagpuan ang kumikilos at nagbibigay buhay sa dula? 5, 4, 3, 2, and... Tama! Ang tauhan ang kumikilos at nagbibigay buhay sa dula. Tama ka doon, Leonibeth Saga Zapanta Colminas, Reynard Herediano Calanuga, Ruth Acevedo, Delmer de la Cruz. Tama. So tauhan, kasunod na tanong. Ito ang panahon at pook kung saan naganap ang mga pangyayaring isinasaad sa dula. Ito ang panahon at pook kung saan naganap ang mga pangyayaring isinasaad sa dula. Ano kaya ito? Tauhan o tagpuan? Ito ang mga panahon at pook kung saan naganap ang mga pangyayaring isinasaad sa dula. Ang sagot mo ba ay... Tama! Tagpuan. Dito natin malalaman kung saan at kailan nangyayari ang mga isinasaad sa dula. Tama ang iyong sagot, Reynard. Ganun din si Samantha, si Ruth, si Delmer, si Zedri, Leonibeth. Tama pa rin ang iyong sagot. Kasunod, ito ay sangkap ng dula na may pinakamatindi o pinakamabugso ang damdamin. Sangkap ng dula na may pinakamatindi o pinakamabugso ang damdamin. Ayan. Ulit, sangkap ng dula na may pinakamatindi o pinakamabugso ang damdamin. Ito ba ay kasukdulan o kalutasan? Ito ba ay kasukdulan o kalutasan? Ayan. Ang tamang sagot ay, si Kay Ann Mantilla. Ang sagot niya ay, kasukdulan. Perfect! Napakahusay! Ganon din si Zenny May, Mark Platon. Mark, ito po ay kasukdulan. Ayan. Tingnan natin si Samantha,
Reynard Calanuga, ayan, kasukdulan. At ang huli, ito'y maaring sa pagitan ng mga tauhan, tauhan laban sa kanyang paligid, at tauhan laban sa kanyang sarili. Ito'y maaring sa pagitan ng mga tauhan laban sa kanyang paligid, tauhan laban sa kanyang sarili. Ang sagot, sige nga, pakisulat natin. Napakahusay. Ito nga ay tunggalian. Tama. Sinasabi natin tauhan laban sa kanyang sarili. Mula kay Kay Ann, tama. Tunggalian ang kanyang sagot. Ganun din? Yan. So, tunggalian ang ating sagot para sa pagitan ng mga tauhan laban sa kanyang paligid at tauhan laban sa kanyang sarili. Binabati ko kayo grade 8. Pero bukod sa sangkap, alam niyo ba na ang dula ay mayroon ding mga elemento. Para makabuo ka ng isang dulang pantanghalan, kinakailangan buo at maayos ang lahat ng elemento nito. Tapos na tayo sa sangkap, ha? Sige nga, tapos na tayo sa sangkap. Pakisulat nyo nga ngayon sa comments, elemento. E-le-men-to. Elemento ng dula. Pakisulat. Ayan. Pag-aaralan natin ngayon ang mga elemento ng dula. Meron tayong anim na mahalagang elemento ng dula. Mabilis ko itong sasabihin, kaya dapat nakikinig kayo ng maigi, ha. Kung may tanong, pakisulat po sa baba, sa comments, para mabasa ni teacher. Ang unang elemento ay ang tinatawag nating script o nakasulat na dula. Pag sinabi nating script o nakasulat na dula, ito yung pinakakaluluwa ng isang dula. Lahat ng bagay, ilaw, damit, labas-pasok ng tauhan, sasabihin ng tauhan, at lahat, tugtog, musika, sound effects, lahat ng bagay na isinasaalang-alang sa dula ay naayon sa isang script. Okay? Walang dula kapag walang script. Okay? Pakisulat nga, script o nakasulat na dula, number one. Okay? Ikalawang elemento ng dula. Ang ikalawang elemento ng dula, ang aktor o karakter. Ang aktor o karakter. Ito yung gumaganap. Ang aktor o ang karakter o ang gumaganap sa dula. Sila yung mga nagsasabuhay sa mga tauhan sa script. So meron tayo sa script, halimbawa ang pangalan Mang Ariel. Yeah. So kunwari yun yung ating tauhan, di ba? Kailangan may aarte. So, nakalagay yung description doon. Si Mang Ariel ay isang makisig na lalaki. So, dapat yung gaganap sa kanya, makisig na lalaki talaga. Sila rin yung nagbibigkas ng dialogo, nakalagay doon. Si Ariel ay isang pilantropo. Halimbawa, so dapat ang kanyang mga dialogo ay nababagay sa isang pilantropo. Nagpapakita ng iba't ibang damdamin. So, pag sinabi natin na mahinahon, ngunit, pag nagalit, ayan, mabugso ang damdamin. So, dapat yung karakter na to, napapakita niyang lahat ng to. Kasi sila yung pinapanood nating tauhan sa dula. Watching from Banayal High School, Tulanan, Cotabato, Bird Caldeo Lamosere. Pakisulat nyo nga, number two, aktor o karakter. Number two, aktor o karakter. Ikatlong elemento ay ang tanghalan. Pag sinabi nating tanghalan, anumang puok na pinagpasyahang pagtanghalan ng isang dula ay tinatawag na tanghalan. So halimbawa, ako ay, kunwari yung grupo ko, nag-perform sa harapan ng isang police station, tanghalan namin yun. Halimbawa, tayo ay nagdula-dulaan sa classroom, tanghalan natin to. Kung sa loob ng isang theater kami nagtanghal, tanghalan natin to. Anumang puok na pinagpasyahang pagtanghalan ng isang dula ay tinatawag na tanghalan. Pakisulat, number three, tanghalan. Number three, tanghalan. Ika-apat, taga-direhe o direktor. Taga-direhe o direktor.
ang direktor ang nagpapakahulugan sa isang script. May script tayo, binigay sa direktor. Siya ngayon ang magpapasya base sa kanyang interpretasyon at malikhaing pag-iisip hinggil sa damit, sa tagpuan, sa nito mas magandang ishoot, ano yung magandang ayos ng entablado, paano yung paraan ng pagganap, kailangan bang umiyak, humagulgol, tumawa pag nawalan ka ng anak, pagbigkas ng tauhan, mabilis bang dapat sinasabi yung script, paggalit ba kailangan sumisigaw, nasa mabuting kamay ito ng mga direktor. Pakisulat, number 4, direktor. Director, hello, Lina Esmeralda, watching from Kidapawan City. Ayan. Ikalima, manunood. Manunood. Sila yung mga saksi. May nagtatanghal, tayo rito na nanunood, tayo yung manunood. Hindi may tuturing na dula ang isang binansagang pagtatanghal kung hindi ito napanood ng ibang tao. So ang kabuuan ng isang dula ay naitanghal at napanood ng mga number 5, pakisulat, manunood. Manunood. At ang huli na elemento, eksena at tagpo. Eksena at tagpo. Pag sinabi mong eksena, ito yung paglabas-pasok sa tanghalan ng mga tauhan. Pag sinabi mo namang tagpo, ito yung pagpapalit ng iba't ibang tagpuan sa pinangyarihan ng mga pangyayari sa tula. So yun yung ating anim na bahagi at anim na elemento ng tula. Mula riyan, sana ay may natutuhan kayo sa ating higit at higit sa kalahating oras na talakayan. Kaya naman, aabangan nyo ulit ang Itulay sa susunod na linggo para naman magsama-sama pa rin tayo sa mas maraming paraan ng pag-unawa at pagkatuto. Hanggang sa muli! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay free online tutorial session sa Araling Panlipunan. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam! Cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to become passionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS EdTech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang hapon sa lahat ng mag-aaral natin na nakatutok at sumusubaybay dito sa Itulay. Tuwang-tuwa kaming lahat dahil hindi nyo iniiwan ang inyong panunood dahil naramdam namin na gusto nyo po talagang kayo ay magabayan sa pagkatuto. So tayo ngayon ay nasa unang linggo ng ating pagpapalabas ng ating Itulay para sa grade 10. Pero nasa week 6 na po tayo. Tayo ngayon ay nanunood sa Filipino week 6, Filipino 10 week 6.
pagbati sa lahat ng mga magulang na nakatutok at sa ginagabayan ng inyong mga anak, gayon din yung mga guro na nanunood kasama ng kanilang mga mag-aaral. Ayan, mapapalad tayong lahat kasi, di ba, kahit sa gitna ng pandemya, eh, sama-sama pa rin tayong gumagawa ng paraan at nagkakaroon ng paraan para maabot ang mga bagay na hindi natin, na sa tingin natin medyo imposible, no, dahil nga sa banta ng pandemya, pero heto tayo, sama-samang natututo. So, kung handa na po tayo, ayan, kung handa na po tayo ay atin na pong sisimulan ng ating talakayan para sa Filipino 10 Week 6. Ayan. So, nais ko sanang makita ang ating mga comments sa baba. Ilagay po natin ang inyong mga pangalan at kung saang lugar po kayo nanunood mula ngayon. Mula dito, mula dyan pala sa inyong mga lugar. Ayan. Ayan. So, nais ko sanang batiin kung nasaan kayo ngayon. Nais ko sanang magbigay kayo ng pagbati kung nasaan kayo ngayon. Watching from SDO Caloocan, SDO Pangasinan. Ayan. From Cavite. SDO Cavite and Las Piñas. Shout out sa mga mag-aaral at mga guro at magulang ng mga lugar na binanggit ko. Ayan. Hintayin natin yung iba na magbigay ng kanilang comments. Sarangani Province. Shout out. Ayan. Senator Manny Pacquiao. Ayan. Pagbati po. At ngayon, sisimulan natin ang talakayan ng Filipino 10 Week 6. Pagbati po kay Senator Win Gatsalian. Ayan. Mayor Oka Malapitan. Kamusta po tayo? Caloocan, from SDO Caloocan. Ayan. Jen Fetalvero, watching from Bantay, Ilocos Sur. Kay Ann Mantilla, watching from Pasig. Drareg Ortsunob, watching from SDO Bulacan. Si Mark, hindi ako iniwan ni Mark simula kanina. Maraming salamat, Mark, from NCR. Ayan. Handa na ba tayo? Medyo hahaplos sa ating mga puso ang talakayan natin ngayon para sa Filipino 10 Week 6. Ito po ay pinamagatang tula at ang tulang ating tatalakayin ay ang aking pag-ibig. Ayan. Ang aking pag-ibig ay isang tulang pandamdamin mula sa England na isinalin sa Filipino ni Alfonso O. Santiago at mula ito sa orihinal na bersyon sa Ingles na How Do I Love Thee? Sonnet number 43 ni Elizabeth Barrett Browning. Watching from Caloocan Elementary School at tama, Kidapawan City Division. Ayan. Watching from Balanti Rizal, Jacqueline. Ayan. So, puntahan ngayon natin ito. Bagong lahat, nais ko munang magpakilala sa lahat ng mag-aaral ng grade 10, mga magulang at mga guro na nakasubaybay at nanunood. Magandang buhay po. Ako po si Tutor Pam. Minsan, turong-turo, madalas sa camera lang nakaanggulo. Ganun pa man, masasamahan ko kayong mag-enjoy at matuto. Simulan na natin. Ayan, ito kamukha ito ni Sir Ariel. Paano nga daw ba umunawa ng isang tula? Madalas problema natin ito, no, grade 10. Pag sinabi ng teacher na magbabasa tayo ng tula, gagawa tayo ng tula. Ayan na ang itsura natin, ano? Umiiyak na agad tayo. Ayan. Sabi ni, ayan, Ma'am Cecil. Hi, Ma'am Cecil, watching from SDO Batangas. And from Romer Gumaro, ang galing mo, ma'am. Well said. From Santa Maria Isabela. Shout out, ma'am. Nakikinig pong mabuti. Lawrence Alvin and Angelo Tenyo. STEM 2. STEM 2. From Nagbayong Senior High School, Pasig City. Ayan. So, paano nga daw ba gumawa ng isang tula? Step 1. Basahin. Paano umunawa ng isang tula? Unang gagawin, no? Basahin at unawain ang tema. Ulitin ko, ah. Basahin at unawain ang tema. Step 2. Umiyak ka na lang dahil hindi mo na alam kung ano ang iyong ginagawa. Ayan. Biro lamang. Marami kasi sa atin ang takot talaga pagdating sa tula.
naiiyak tayo, lalo na pag sinabing may pantig, may sukat, kaya hindi na rin talaga natin inuunawa kung ano ba yung tema ng ating tula. Huwag mag-alala, dahil sama-sama natin ngayong uunawain kung ano nga ba ang isang tula. Isel, Jarsen, and Tess watching from Imus, Cavite, from Buhaya na Tubig Elementary School. Ito ah. Ito ang una nating tatandaan pag pinag-uusapan natin ang isang tula. Anyo ng panitikan. Ibig sabihin, kabilang din ito sa mga inaaral natin gaya ng maikling kwento, nobela, pero iba ito sa kanila. Kasi yung maikling kwento, nobela, alamat, sila ay nasa akdang tuluyan. Ang tula, anyong pampanitikan na mayroong matalinghagang pagpapahayag ng isipan at damdamin. Tandaan ang salitang matalinghaga. Matalinghagang pagpapahayag ng isipan at damdamin. Sabi ni Mark Platon, Ma'am, kung minsan di po natin nauunawaan ng tula, ngunit kailangan po ito ng masusing pangunawa. Pak na pak, tumpak ka dyan, Mark. Kaya nga, hinihimay natin ngayon kung ano ang isang tula. Bukod doon, mababasa rin sa mga tula ang mga kaisipang naglalarawan ng KKK. O, tandaan yan ha. Mababasa sa tula ang mga kaisipang naglalarawan ng KKK. Kagandahan, kariktan, at kadakilaan. Lalim, no? Pero mas mauunawaan natin yan mamaya. At alam nyo ba na maitutulad din sa isang awit ang isang tula? Maitutulad sa isang awit ang isang tula. Dahil dyan, mas magiging madali para sa atin kung malalaman natin na mayroong apat na uri ng tula. Para pag nakikita natin yung mga tulang ito, alam natin kung anong tula ang inuunawa natin. Kasi mas mauunawaan natin ito kung naiintindihan natin saan ito nanggagaling, anong kanyang paksa, paano ito nabuo. So, isa-isahin natin yung apat na uri ng tula. Sulat nyo ha, para matandaan nyo. Titingnan ko ha, gusto ko rin makita mula dito sa comment section. Ang unang uri ng tula ay ang tinatawag nating tulang pandamdamin. Ayan, sabihin nga natin, pandamdamin. Tulang pandamdamin. Ayan, sa salita pa lang, alam na natin kung saan ang target ng mga tulang ito, di ba? Ikalawang uri po, watching from San Anton National High School, Andrea Ivy Acidilio. Ayan. So, ang tulang pasalaysay ay isang tula na nagsasalaysay. Nagsasalaysay, pero isa siyang tula. Ibig sabihin, kahit ito ay may tauhan at tagpuan, nasaan nyo ito ng tula? May sukat, may sinusunod na tugma, gumagamit ng matatalinghagang pananalita. Tulang pasalaysay. Ayan. Kasunod na uri ng tula ay ang tinatawag natin tulang dula. Sulat nga natin, padula. Tulang, padula. Ayan. So mga tulang, sinasadula. Ayan, karamihan din yung kay Shakespeare, no? Tulang patnigan. Tulang patnigan. Ito, inaral na ninyo to nung grade 8. Ano yung mga halimbawa ng tulang patnigan natin? Kung di ako nagkakamali, ito yung balagtasan, duplo, karagatan. Ayan, so merong parang debate o pagtatalong nangyayari pero sa akdaan yung patula. Ayan, so ulitin natin ha, apat. Sulat nga ninyo grade 10. Pakisulat grade 10 ha, sa comment section. Tulang pandamdamin, tulang pasalaysay, tulang padula, at tulang patnigan. Pakiulit, pandamdamin, pasalaysay, padula, at patnigan. Mahusay. Ayan. At ngayong araw na ito, bibigyan din natin ang isa sa apat na uri. Doon tayo sa tulang pandamdamin. Pag sinabi nating tulang, very good Mark, maraming salamat. Chilling Pulse Eco, good afternoon, watching from Buhay na Tubig. Ayan. Tutukan natin yung tulang pandamdamin. Pag sinabi nating tulang pandamdamin, ito yung mga tula ng damdamin nagpapakita,
ng matinding emosyon ng tao o puno ng masisilhing damdamin tulad ng pag-ibig, kalungkutan, kaligayahan, tagumpayan at iba pa. Maikli at payak ang uring ito ng tula. Ibig sabihin, ang mga tulang to punong-puno ng emosyon. Okay? Nagpapakita ng iba't ibang masisilhing damdamin sa maikli at payak na uri ng tula. Lorraine Mercado, good afternoon po, watching from Balani Elementary School. Ayan. Isa sa uri ng tulang pandamdamin ay ang soneto. Isa sa uri ng tulang pandamdamin ay ang soneto. Pag sinabi natin tulang pandamdamin, tinatawag din kasi natin itong mga tulang liriko o lyric poetry in English. Ayan. So ang soneto ay nagmula sa Italia. Ang uri ng tulang ito ay may 14 na taludtod at 10 pantig sa bawat taludtod. Ulitin natin ha, pag sinabi nating taludtod, ito yung mga linya natin sa isang tula. Isang linya, isang taludtod. So ang soneto, 14 na taludtod, 14. 1, 2, 3, 4, 14. At may 10 pantig sa bawat taludtod. Ano ba yung pantig na tinatawag natin? Ito yung sukat. So kunwari, nagsasalita ako. Ako si Tutor Pam nagtuturo. 10 pantig sa isang taludtod. So ganun binubuo ang soneto. May tiyak na sukat at tugma na kailangang isaalang-alang ng manunulat. Pagbati, good afternoon, watching from Macabaclay National High School, Jomar Catarina. Ayan. Good afternoon, watching from Balani Elementary School, Lorraine Mercado. Ayan. At bawat taludtod ng matinding damdamin. Ito. Ito ngayon, isang halimbawa ng soneto, tulang pandamdamin. Ito ay pinamagatang How Do I Love Thee? Okay. Isang sikat na manunulat sa Inglaterra, si Elizabeth Barrett Browning, at isa sa pinakatanyag niyang likha, ang How Do I Love Thee? O ang Aking Pag-ibig o Sonnet number 43 mula sa The Sonnets from the Portuguese na nailathala noong 1950. Ang nasabing tula ay inihahandog ni Elizabeth sa kanyang asawa na si Robert Browning. Kung titingnan ninyo, ang soneto, anong sabi natin? Binubuo ito ng 14 na taludtod. So meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Karugtong lang kasi yon, magkarugtong. 14. At 10 panti. Sa bawat taludtod. Ito yung original. So, how do I love thee? Let me count the ways. Yan. So, basahin natin ang tahimik. Alam nyo ba na isinalin ito sa Filipino? Ang Aking Pag-ibig. Sabay-sabay ngayon nating basahin ang Aking Pag-ibig. Ang Aking Pag-ibig. Ibig mong mabatid, ibig mong malaman kung paano kita pinakamamahal. Tuturan kong lahat ang mga paraan, iisa-isahin, ikaw ang bumilang. Iniibig kita ng buong taimtim, sa tayo at saklaw ay walang kahangin. Lipad ng kaluluwang ibig na marating, ang dulo ng hindi maubos isipin. Yaring pag-ibig ko'y katubong, kabagay ng kailangan mong kalit-liitan. Laging nakahandang pag-utos-utusan, maging sa liwanag, maging sa kalimlan. Kasinlaya ito ng mga lalaking dahil sa katwiray hindi paaapi.
kasing wagas ito ng mga bayaning marunong umingos sa mga papuri. Pag-ibig ko'y isang matinding damdamin, tulad ng lumbay kong di makayang batin. Nung ako'y isang musmus pa sa turing na ang pananalig ay di pasusubi. Yaring pag-ibig ko, ang nakakabagay ay ang pag-ibig ko sa maraming banal na nang mga wala ay parang nanamlay sa pagkabigo ko at panghihinayang. Yaring pag-ibig ko ay siyang lahat na ngiti, luha, buhay at aking hininga. At kung sa Diyos naman na ipagtalaga, malibing may lalong iibigin kita. Naibigan ba? Medyo kumurot ba? Napakaganda ng tula, hindi ba? Kung pag-uusapan natin ng paksa ng tula, ayan, nangilid ang ang tampok nga nating tula ay isang halimbawa na ay isang halimbawa ng tulang suneto. Ang orihinal na tula na may pamagat na How Do I Love Thee ay nagtataglay ng 14 na taludtod at may sukat na 10 pantig ang bawat taludtod. Nag-iiba lamang ang anyo nito nang isinalin sa Pilipino, ngunit napanatili nito ang diwa ng tula. Kung babasahin nyo nga ang tula sa unang pagkakataon, maaring ordinaryo o karaniwan na ito sa atin, ngunit kung... Tinablan ako sa tula. Ayun. Ayan. Kasi kung unawain talaga natin ang tula, ayun, mararamdaman niyo talaga. So, kaya naging ganito yung emosyon ko kasi naramdaman ko yung lalim ng tula na nalaman natin na yung pag-ibig pala, kahit hindi ka sinusuklian, di ba? Kaya mo itong maipahayag. Dakila ang pag-ibig, di ba? Hindi ito isang pangkaraniwang kwentong pag-ibig lamang. Kwento ito ng pagmamahal na marunong, na hindi marunong sumuko at hindi marunong umayaw hanggang kamatayan. So kung susuriin mo yung tula, naglalaman ito ng mga salitang... Matawa po yung mga kaibigan niya dito. Ayan. Nagpapatunay kung gano'ng kalalim yung pagmamahal nung nagsulat sa kanyang iniibig. Isipin nyo si Elizabeth Barrett Browning, inaalay niya ito sa kanyang asawa. At naramdaman natin kung gano'ng kalalim yung pag-ibig ni Elizabeth sa kanyang asawa. Ayan. Oh, na-miss nyo pong tumula, Ma'am Cecil. Ayan po. Pasensya na po ha kung medyo nadala po ako dun sa aking pagtula. Ayan. So kung tingnan natin, nagsimula ang tula sa tanong kung paano nga ba mababatid, kung paano at gaano minamahal ng may akda inalalayan niya ng tula. Sumunod ay ang paghahalintulad niya ng kanyang pag-ibig sa iba't ibang bagay. Gumamit siya ng mga tayutay hanggang sa umabot sa kamatayan na kahit tumigil ang kanilang paghinga, ay patuloy niya pa rin itong mamahalin. So nagpapakita ito ng dalisay na pagpapahayag ng damdamin ng may akda. Kayo ba? Ayan, paano nyo ba masasabing walang hanggan ng inyong pag-ibig? Sige nga, pakilagay nga sa ating comment box. Paano nyo pinapakita ang inyong pag-ibig sa inyong magulang, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga anak, dear teachers, kung kasama kayo dyan. Ayan, Ivan Shane Pomejeros, yung 6. Yan, salamat sa panunood. Ma'am Cecil, na-miss nyo pong tumula. Tula tayo minsan. Yan, bisita. Sabay tayo po sa pagtula. Ayan. Aha. Ayan, tingnan natin.
Sabi ni Joshua, Joshua Morales from Nagpaing Senior High School. So maraming paraan na paano natin maipapakita ang ating pag-ibig, ano? So mula sa tulang ating binasa, nagpakita ito ng dalisay na pagpapahayag ng damdamin ng may akda para sa kanyang iniirog. Ala ha, napapanahon ng ganitong klase ng tema o paksa sapagkat maraming tao ang nakararamdam ng kilig o pag-ibig. Sige nga, pakita nga ako ng puso sa comment box kung kasama kayo sa mga nakararamdam ng kilig o pag-ibig. Pruin ang comment box ng puso kung kayo ay nakararamdam ng kilig o pag-ibig. Ara Alberto Shervo, good afternoon. Watching from Nagpaing High School. Sige nga po, patingin ako sa comment box ng mga puso kung kayo ay kabilang sa maraming tao na nakararamdam ng kilig o pag-ibig. Uy, ang dami naman yan, Kay Ann Mantilla. Napakadaming puso. Lawrence Alvin, si Mark Pumupuso, Catherine Tipono, Joshua Morales, Ivan Shane Biton Pomarejos. Ayan, ang daming puso, ang daming nakararamdam ng kilig, ano? Mga mahal na mag-aaral, hindi natin pinag-aaralan ng tula para lamang masabi natin na dapat tayo ay magkaroon na ng kasintahan. Dito ay pinapakita lamang sa atin na maraming paraan ng pagpapakita kung gaano tayo nagmamahal sa isang tao. At hindi lang basta sukatan ng pagsasabi ng I love you o pagmimigay ng regalo. Bagkus, maaring maraming paraan sa paligid natin na nagpapahayag ng pag-ibig sa ating kapwa. Ang daming umiibig, oh! Pati si Ma'am Cecil, Chino Samonte, Ara Servo, Roda Sajot. Kung ganito lang na umiibig ang lahat ng tao, masayang mundo. Okay, subukan natin magbalik-aral muna kung naunawaan natin ang tula. Ah. Sabi natin, dapat naintindihan natin ang tula. Okay, sige. Pumupuso tayong lahat. Dapat naintindihan natin ang ating tinutula o binasang tula o isinulat na. O, tama po, Celestina Delmo, spread love. Tama yan. Okay, so tingnan natin ha. Sagutin natin ito. May kulay ang ating box. Purple, green, red, and blue. So yun ang ating pagpipilian. Kung gusto niyo naman, sulat talaga ninyo yung sagot ninyo. Alin sa mga sumusunod ang hindi katangiang taglay ng persona sa tula? Alin sa mga sumusunod ang hindi katangiang taglay ng persona sa tula? A. Mapagtiis. Ayan. Sa purple, mapagtiis. Sa green, masayahin. Sa red, mapagkumbaba. Sa blue, mapagmalasakit. Sige nga, sagot tayo. May comment tayo dito. Sabi ho ni Sir Ariel, watching from anong division kaya ito si Sir Ariel? No? Paano po kapag nasaktan ka na? Iibig po ba muli? Sabi nga, spread love, di ba? Maraming paraan para umibig ka po muli. Maari mong ipakita yung pagmamahal mo sa anak mo, sa mga mag-aaral, sa mga kaibigan mo. Hindi ihinto, di ba? Kung nasaktan ka, it's the lover, not the love, who broke your heart. So maniwala sa pag-ibig. Ano ang sagot? Kulay purple, green, red, o blue? Tingnan nga natin. Ayon, ang sagot ay masayahin. Ito yung hindi taglay ng persona sa tula. Okay, kasunod. Tama. Love, love, love talaga. Oo. Ganun talaga. Ikalawang tanong o pahayag. Ipinahahayag ng persona sa tula ang kanyang pagmamahal at pagsinta sa taong kanyang iniibig sa pamamagitan ng, ayan, ipinahayag daw ng persona sa tula ang kanyang pagmamahal at pagsinta sa taong kanyang iniibig sa pamamagitan ng purple, pagsasalarawan ng tunay na pag-ibig, green, paghahambing nito sa iba't ibang bagay, red, pagpapahiwatig ng nararamdaman, blue, paglalahat ng mga pangyayari sa buhay nila.
Alin dito ang tamang sagot? Alin, pwede ba ipinahayag ng persona sa tula ang kanyang pagmamahal at pagsinta sa taong kanyang iniibig sa pamamagitan ng, sabi ni Jude Ren, isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Ayan. Ang tamang sagot ay pagsasalarawan ng tunay na pag-ibig. Ipinahayag nung persona sa tula ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagsasalarawan sa tunay na pag-ibig. Ayan. Dulce Amor Poblador, good afternoon po. Watching from CVNHS, Georgetown City of Bacoor Division. Ayan. Sandra LaGuardia Savares, watching. Hello po. Sunod. Anong uri ng pag-ibig ang nais ipaliwatig ng tulang ang aking pag-ibig? Anong uri ng pag-ibig ang nais ipahiwatig ng tulang ang aking pag-ibig? Pag-ibig sa ama o ina? Ayaw. Pag-ibig sa kapatid? Pag-ibig sa kaibigan? O pag-ibig sa kasintahan o asawa? Anong uri ng pag-ibig ang nais ipahiwatig ng tulang ang aking pag-ibig? Tama, ito ay pag-ibig sa kasintahan o asawa. Kasunod, anong uri o tawag sa tulang nagmula sa Italy na may 14 na taluntod at 10 pantig sa bawat taluntod? Anong uri o tawag sa tulang nagmula sa Italy na may 14 o haiku? Tingnan natin ha. Tawag sa tulang nagmula sa Italy na may 14 na taluntod at 10 pantig sa bawat taluntod. Sabi ni Mark Soneto. Sabi ni Angelo Tenyo Soneto po. Good afternoon. Watching from Mahaplag 2 District Division of Leyte, Mary Ann Bantaculo Divino. Ang tamang sagot ay soneto. Ayan, ito yung tawag natin sa tulang pandamdami na nagmula sa Italy na may 14 na taluntod at 10 pantig sa bawat taluntod. Good afternoon po, watching from DepEd Tayo Blue Rizal Balanti Elementary School. Ayan. Puntahan natin ngayon ang mga elemento ng tula. Ito yung mga bagay na dapat natin isinasaalang-alang sa pagsulat ng tula at sa pag-unawa sa binabasang tula. Ang unang elemento, ito yung tinatawag nating suka. Ito yung tumutukoy sa bilang ng pantig ng bawat taluntod na bumubuo sa isang sakno. Minsan, wawaluhin, lalabindalawahin, lalabinganimin. Ayan. So ito yung sukat na tinatawag natin. So yung bilang ng pantig sa bawat taluntod. Kasunod ay ang tinatawag nating tugma. Ito ay tumutukoy sa magkakasintunog na huling pantig ng huling salita ng bawat linya. Ulitin natin ha. Tumutukoy sa magkakasintunog na huling pantig ng huling salita ng bawat linya. So, kailangan magkakasintunog. Hindi naman kailangan na pag nagtapos sa titik A lahat. Kailangan alam lang natin yung mga magkakasintunog. Halimbawa, ang Bamapatadaga, yung BMPTDG, sila ay magkakatunog. Halimbawa, alam, BMP, ulap, yan, alat, magkakatunog po sila. So, hindi nangangahulugan na kailangan nagtatapos sa parehong titik para magkaroon ka ng tugma. Basta magkakatunog. Kasunod ay ang tinatawag nating tono o indayog. Ito yung tumutukoy sa paraan ng pagbigkas ng bawat taluntod ng tula. Karaniwang pataas o pababa. Ayan. Basahin muli natin ang ilang mga sinasabi ng ating mga manunood. Good afternoon po, watching here from Tacloban City, Estela Bodoso. Kasunod, ay ang tinatawag nating simbolo. Okay? Ang simbolo ay mga salita sa tula na may kahulugan sa mapanuring isipan ng mambabasa. So may mga nakikita tayo doon, halimbawa ang aklat, maaaring sumisimbolo sa karunungan. Yan, ang kalapati, so yung mga ganong paraan. At talinghaga,
kinakailangan dito ang paggamit ng mga tayutay o matatalinghagang pananalpahayag upang pukawin ang damdamin ng mga mambabasa. So gumagamit tayo ng mga tayutay. Sabihin nyo nga, tayutay. Hindi tayo, tay ha, tayutay o figures of speech. Ngayon, papasadahan lang natin ang kadalasang mga tayutay na ginagamit sa pagsulat ng tula. Pag sinabi natin tayutay, tumutukoy ito sa mga salita o pahayag na ginagamit upang maging maganda at kaakit-akit ang isang pahayag. Mga sadyang paglayo sa karaniwang paggamit ng salita para mas maging mabisa, makulay at kaakit-akit ang pahayag. Katulad nito, ang unang tayutay, sige nga, pakibasa natin, sabi ni Ma'am, ni Mark Edward. Hello po, Teacher Pam, listening and watching po, maraming salamat po. Ayan. So, ito ay isang paghahambing ng dalawang bagay na magkaiba sa pangkalahatang anyo. Subalit, may mga magkakatulad na katangian. Gumagamit tayo ng mga salitang tulad ng, parang, kawangis ng, anaki, animoy, tila, kasing, magkasing. Ito yung halimbawa ng pagtutulad o simile. Ang iyong labi ay tila rosas sa pula. Inahalintulad ang labi sa isang rosas sa pagiging pula. Kasing kintab ng diamante ang iyong mga luha. Inihalintulad ang diamante sa mga luha. Yan ay pagtutulad. Tignan, gumamit tayo ng tila at kasing. Ang kasunod ay pagwawangis o metapora. Ang pagwawangis o metapora ay tiyakang naghahambing ng dalawang bagay, ngunit tuwiran ang ginagawang paghahambing. Hindi ito katulad ng simile o pagtutulad. Wala tayong ginagamit na kasing, tila, diretso mong sinasabi. Leon sa bagsik ang ama ni Danny. Kinumpara sa leon ang tatay ni Danny kapag nagagalit o bagsik. Ang mga nangangalaga ng karikasan ay mga anghel ng kagubatan. Tinawag na anghel ng kagubatan ang nangangalaga ng kalikasan. Direkta natin sinasabi. Ikatlo ay ang pagmamalabis o hyperbole. Pagmamalabis o hyperbole. Pilit na pinapalabis sa normal na katangian. So exaggeration tayong tinatawag. Halimbawa, nalulunod na si Debbie sa kanyang luha. Bakit natin ito tinawag na pagmamalabis? Kahit naman kasi anong iyak natin, hindi naman talaga tayo malulunod sa ating luha. Pero sinasabi lang dito kung gaano lungkot o iyak ng iyak si Debbie. Hanggang tenga ang aking ngiti nang siya'y aking nakilala. Ngumiti ka nga ngayon, umaabot ba talaga ang ngiti mo sa iyong tenga? Diba? Exaggeration, pagmamalabis. Pero ang ibig lang sabihin nito, sobrang saya mo nung nakilala mo yung taong ito. Pagtatao o personification. Pagtatao o personification. Ito'y mga pahayag ng paglilipat ng katangian, gawi at talino ng isang tao sa mga karaniwang bagay na walang buhay. Ginagamitan ito ng pandiwa. O tinatawag din itong pagbibigay katauhan. Tandaan na, mga bagay na walang buhay, binibigyan natin ng katangian, gawi at talino ng tao. Halimbawa, matindi ang unos sa paghagulgol ng langit. Hindi naman umiiyak ang langit, pero ginamit natin yung paghagulgol para maipaliwanag yung matinding ulan. Kasunod, lumuluha ang liham na natanggap ni Janela. Ibig sabihin, hindi umiiyak yung sulat. Pero ang ibig sabihin, sobrang lungkot nung nilalaman nung sulat na kanyang nabasa. Pagtawag o apostrophe. Ito naman ay isang panawagan o pakiusap na may masidhing damdamin sa isang bagay na tila ito isang tao o kaya tao na animoy kaharap ang kausap. Parang ganito, o tukso, layuan mo ako. So nakikiusap siya dun sa tukso na para bang isang tao. At pag-ibig, bigyan mo ng kulay ang aking buhay. Ayan. So tingnan nga natin, mabilis lamang ha. Alin dito ang gumagamit ng pagwawangis? Alin dito ang gumagamit ng pagwawangis? A.
isang kabayo sa bilis ang batang iyon. B, si Melanie ay parang anghel sa kabaitan. Pagwawangis. Ayan, isang kabayo sa bilis ang batang iyon. Letter A. Sunod, alin dito ang gumagamit ng pagtawag? A, sumilip ang araw sa munting silid ng may sakit. B, o birheng kaibig-ibig na ina naming nasa langit, liwanagin ang isip ng hindi malihis. Tama, titik B ang gumamit ng pagtawag. Tinatawag ang birhen. Ayun, oh, dami sumasagot. Very good. Alin dito ang gumagamit ng pagtatao? Pagtatao. A, kahas siya sa grupong iyan. B, nagtago ang araw sa likod ng ulap. Nagtago ang araw sa likod ng ulap. Ang tamang sagot? Tama! Titik B. Dahil hindi naman kaya talagang magtago ng araw, pero sinasabi lang natin na kumulimlim. Sunod, alin dito ang gumagamit ng pagtutulad? Alin ang gumagamit ng pagtutulad? A, nahiya ang buwan at nagkanlong sa ulap. B, gaya ng maamong tupa si Marlon kapag napagalitan. A o B? Tama, titik B dahil ikinumpara sa tupa si Marlon kapag napagalitan. At dahil dyan, ito lang ang aking iiwan sa ating talakayan. Mula ito sa, oo, isa itong berso sa Biblia. Pakatandaan, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi maingitin. Hindi mayabang, ni hindi mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Bakit natin kailangan pag-aralan? Tandaan, may pinagkaiba ang dalawa. I love you at mahal kita. Ang I ay nakahiwalay pa rin sa you. Sa mahal kita, sa kita, nagsanib na ang ikaw at ako. Happy Valentine's! Ang bawat wika may natatanging pilosopiya. Paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay free online tutorial session sa Araling Panlipunan. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam! Cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to be compassionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS EdTech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad.
Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Good day! This is Teacher Rowan. I'll be your guide in exploring Google Apps for Education, for teaching and learning. In Google for Education, teachers can connect and collaborate easily while staying on task. It gives teachers the freedom to spend more time personalizing the learning experience and less time managing it. Students can learn essential skills such as 21st century problem solving, which they can use it in their future careers. As such, the accessibility features will also help and assist every learner to do their best work. Google offers different useful applications that we can use to connect education to technology. This will help our teachers as a 21st century educators to innovate and find ways on how to make teaching and learning more exciting, engaging, effective, and flexible to the demands of the society. Let's re-explore the education experience by discovering new angles to create, collaborate, and communicate as one. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Ang pagkatuto, huwag gawing komplikado. Sulong edukalidad! Hello, Ma'am Sheila. You're on live. So, ready ka na ba for your session this afternoon? Huwag kang kabahan. Sakto, kayang-kaya mo yan, Ma'am Sheila. Nawajin ako, sir. Yes, ayan sila, Sir Marco. May mga nag-cheer sa'yo. Si Miss Pam, o, di ba? Hi! Good afternoon. Magandang hapon sa inyong lahat. Sir, next to share na yung screen ko. Meron na po ba? Yes, ma'am. Kaso na nakikita ko na mga pictures at iba pong text. Wait lang. Pero bago yan, ma'am, sa abang pinipresent mo yan, ma'am, pwede mo bang i-share ano bang subject or pag-aaralan natin ngayong araw? Okay, sir. Dahil ako ay teacher ng Filipino, ako ay guro ng Filipino sa senior high school, ang ibabahagi ko sa kanila ngayong araw ay ang pagbasa at pagsusuri ng teksto tungo sa pananaliksik. Ayan, ayan, sir. Actually, ma'am, yan, Sir Mark? Yan, yung nakikita mo ngayon, Ma'am Sheila, ay ang inyong screen ngayon, pagbasa at pagsusuri ng teksto tungo sa pananaliksik. Buti na lang, may kopya tayo, Ma'am, ng slides natin ngayon. So, umpisa na natin, Ma'am Sheila. Ah, okay. Nareceive mo yung aking, ano, na aking, yes. Okay. So, magsisimula na ako, Sir Mark? Salamat. Go, ma'am. Take it away. Okay, salamat. Kumusta na, mga senior high school? Kumusta na rin po sa aking mga magulang? Gayun din po sa aking mga kapwa guro, lalong-lalo na sa mga guro na nagmula sa Division ng Antipolo City. Kumusta po kayong lahat dyan? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan.
Sana po samahan ninyo ako at kayo tumutok sa Itulay Tutor Online. Ako po si Tutor Sheila, ang inyong magiging gabay at tutulong sa inyong pag-aaral habang wala kayo sa loob ng silid-aralan. So tayo ngayon ay nasa ika-anim na linggo ng asignaturang pagbasa at pagsusuri ng teksto tungo sa pananaliksik. Handa na ba kayo, senior high school? Sige nga, bigyan nyo nga ako ng magandang emoticons or reaction sa inyong chat box. Kung handa na, simulan na natin. Ngayong hapon ay pag-uusapan natin ang pagbibigay kahulugan sa mga konseptong kaugnay ng pananaliksik. Kaya naman, ito rin ang inaasahan ko sa inyo pagkatapos ng aralin na ito. Ang pagbibigay kahulugan ay isang eksposisyon na tumatalakay o naglalahad ng definisyon o kahulugan sa isang salita. Ito rin ay paglilinaw sa kahulugan ng isang salita upang tiyak na maunawaan. Bawat disiplina o larang ay may mga jargon o technical na katangian na tinatawag na kinakailangan ng paglilinaw o pagpapaliwanag. So ang unang konsepto na ating tatalakayin ay ang balangkas teoretikal. Ang balangkas teoretikal ay nakabatay sa mga umiiral na teorya sa iba't ibang larangan na may kaugnayan o refleksyon sa layunin o hypothesis ng isang pananaliksik. Yan ay ayon kay Adam ng year 2018. Kasunod, ang ikalawa, o bigyan muna natin ng pagpapaliwanag, ano ba ang balangkas teoretikal mula kina Simon at Gose. Ito ay mga punto na maaari natin gamitin sa paghahanap ng teoretikal na balangkas. Una, ang pagtukoy sa pangunahing layunin ng paksa. Ikalawa, alamin ang mga pangunahing variable na ginagawang salik. Ikatlo, pagbabasa at pagbabalik-aral sa mga kaugnay na literatura ng iyong paksa. Okay? Kasunod, pagtatala ng kabuuan at variable na maaaring makaapekto sa paksa. Yan ha, lagi niyong tatandaan yan. Sige. O may mga nag-chat na ba? Ay, hello Alex, Ma'am Maribet watching from Kidapawan City Division. Okay? Ayan. Yes, sabi ni Mark Platon. Okay, kasunod, pagre-revisa ng saliksik habang ibinadagdag ang salitang teorya. Okay? Sunod, pag-iisa-isa sa mga teoryang nasasaliksik at kaugnayan nito sa iyong papel. Ganun din, kailangan may pagtingin sa iba pang teorya na humahamon sa perspektibo ng napiling teorya. Okay, at ang panghuli, pagsasaisip ng mga limitasyon ng napiling teorya. Kahit kayo ay marami ng nasaliksik na teorya, kailangan magkaroon din kayo ng limitasyon. Ano ba yung teorya na may kaugnayan sa inyong pag-aaral? Okay, kasunod. Ang ikalawang konsepto ay ang konsepto ng o yung balangkas konseptual. Ang konseptual na balangkas ay naglalaman ng konsepto ng mananaliksik hinggil sa pag-aaral na isinagawa. Ito ang pangunahing tema at panuntunan ng pagsisiyasat. So ang nasabing balangkas ay ipinapakita sa isang paradigma. Yan, paradigma tawag natin dyan, no? Kailangang maipaliwanag ito ng mas maayos. Ang pinaka pamilyar sa atin na ginagamit na paradigma, yung ganito, di ba? Yung IPO, meron tayong input, process, and output. Kung babalikan natin yung ating teksto, no, yung mga saliksik natin, titignan natin ano ba yung mga konsepto ng ating mga saliksik. Okay, ikatlong konsepto ay ang datos empirical. Ang datos empirical ay ang mga impormasyong nakalap mula sa kombinasyon ng dalawa o higit pang metodo ng pananaliksik. Ano yung mga metodo, yung paraan, pamamaraan na ginamit mo para ikaw ay magkaroon ng resulta ng pananaliksik? Ito ba ay obserbasyon, pakikipanayam, o eksperimentasyon? At marami pang iba na pwede ninyong gamitin. Ito ay dumadaan sa pagsusuri at maaaring mapatunayan na totoo o hindi makabuluhan. Okay, meron tayong tatlong uri ng
datos empirical. Tayo ay pamilyar na dito, madalas natin itong ginagamit kahit hindi tayo gumagawa ng pananaliksik. No, ginagamit din natin ito. Una, meron tayong textual. Ito ay paglalarawan sa datos sa paraang patalaga. So halimbawa nito, ayan, meron kang inilalahan. Okay? Ayon sa UNESCO, noong taong 2020, merong 87% o 1.5 bilyon na mag-aaral ang naapektuhan ng dahil sa tinatawag nating coronavirus sa buong mundo at merong 28 milyon naman ang naapektuhan sa Pilipinas. Ngayon, yung ikalawang uri ng datos empirical, yung iyong textual na ginawa ay maaari mo rin niyang ilagay sa tabular. Okay? O yung gumagawa ka ng talahan na yan. Ito yung paglalarawan sa datos gamit ang statistical na talahan na yan. Okay, yan. Makikita natin, ha? Meron tayong table, may mga linya, talahan na yan ang tawag natin dyan. Tinabulate natin. Madalas ginagamit din to para mas mabilis yung pagtingin ng resulta. Mas makikita ang naging resulta ng saliksik. At ang ikatlo, tinatawag natin graphical. Okay? Paglalarawan sa datos gamit ang visual na representasyon. So katulad ito ng tinatawag nating line graph. Pamilyar tayo dyan, ha? Yung linya, okay? Pie graph, at meron din tayong tinatawag na bar graph. Okay, ngayon puntahan natin ang inyong module. Sagutin natin ang mga gawain sa inyong module. Okay, batay sa inyong natutunan, no? Binalikan lang uli natin yung huling yung aralin na tinalakay, no? Isulat mo or itukuyin mo o ilagay niyo sa chat box yung mga tinutukoy ng mga sumusunod na item. Ito kaya ay balangkas konseptual. Ito ba ay nagpapahayag ng isang datos empirical o kaya naman ay balangkas theoretical. Ayan. Sige. Oy, pahuwayan, Angie, 11, ng STEM 2, Nagpayong High School. Hi po, Glowville. Sabi ni Glowville. Ma'am Zorina, salamat sa puso. Ayan, pinusuan. Okay, handa na ba kayo? Good afternoon po, watching from Agusan del Norte, Ma'am Rowena, Rowena Raagas. Ina de la Cruz of ABM 1202. Oy, nagpapacheck ng attendance ang aking ABM. Sige, bago ko umpisahan, basahin ko muna yung ilang mga nasa chat box natin, sa comment box. Sino pa? Menta, Gila Marie, Nagpayong High School. And from Justin David Palma, ayan, suki natin ang Nagpayong High School, no? STEM 2, grade 11. Ayan, malamang ito ay ano, ito ay asignatura ng grade 11 ngayon. Okay, Magpusaw, Jen Ezra K. ng D11 ICT Animation, Nagpayong High School. Wow, ha? Ang Nagpayong High School, ang dami nila, nagpapacheck ng attendance sila. Maraming salamat po sa pagtutok sa amin. Okay, unang bilang. Tingnan natin. Ayon sa Department of Health, isang tao kada 13 segundo o 1,000,000 katao taon-taon ang namamatay dahil sa paninigarilyo. Okay, ito ba ay balangkas konseptual? Ito ba ay tumutukoy sa isang balangkas teoretikal o isang datos empirical? Mm-hmm. Meron na bang nagsagot? Hello po, Jemima, from Jemima. Dominic Lituania, present. Sige, Dominic, ano pong sagot mo? Wala pa yatang nagsasagot. Okay? Sige, bigyan muna natin ang unang sagot. Ito ay datos empirical. Yan. Okay? Ikalawa, maaari rin itong kumuha ng mga modelo o mga teorya na aakma sa layunin ng pananaliksik. Okay? Ano ang iyong sagot? Oh, Ito ay balangkas konseptual. Yan, may konsepto eh, no? May tinutukoy na isang konsepto, may isang modelo. Okay. Ikatlo, nakabatay sa mga konseptong may kaugnayan sa pangunahing variable ng pananaliksik.
Okay, ito ba ay? Aha, ba, oh, parang late na yung sagot, no? Baka iba yung sinasagutan na. Okay, ito ay balangkas konseptual. Okay, ika-apat, sa paglalarawan sa datos, maaaring gumamit ng visual na representasyon katulad ng line graph, pie graph, at bar graph. Ayan, katulad ng binanggit ko kanina, no? Ito ay, ang tinutukoy nito ay isang datos empirical. Okay, ikalima, ito ay mga teorya na magkakaugnay para sa proposisyon ng papel. Yan, Mark Platon, tama, balangkas, teoretika. Okay, kasunod, pang-anim. Okay, pang-anim. Okay, ika-anim, isang modelo batay sa isang pag-aaral. Ito ay balangkas theoretical. Okay? Ikapito, ang line graph ay nababagay gamitin kung nais ipakita ang pagbabago sa variable o numero sa haba ng panahon. Tinutukoy nito ay isang datos empirical. Okay, pang-walo, ito ay may focal point para sa dulog na gagamitin sa saliksik sa isang tiyak na larang upang masagot ang katanungan. Hmm. Si Guillermo Carl Howard ng UM 6 Nagpayong High School. Okay? Ang sagot sa bilang walo ay balangkas theoretical. Ikasyam, ito ay nakabatay sa mga teoryang umiiral na subok at may validasyon ng mga pantas. Yan ha? Okay? Ikasyam, ang sagot ay balangkas theoretical. Dapat pala dun sa inyong comment, kapag naglagay kayo ng sagot, lagyan nyo ng number. Kasi baka hindi na, ano, iba na pala yung sagot nyo. Sa ibang number na pala yung sagot nyo. Okay, panghuli. Hindi pa tinatanggap ngunit isinasangguni ng mananaliksik batay sa suliranin ng pananaliksik na ginagawa. Ang sagot sa huling pahayag ay balangkas konseptual. Ayan. Ayan, ha. Binalikan lang natin, ha. Binalikan lang natin yung ating balik-aral, no? Nag-review lang tayo sandali at tinignan ko kung natatandaan nyo yung unan yung naging aralin. Okay, ang kasunod, meron ditong isang pananaliksik na ang paksa ay ang epekto sa paggamit ng ICT sa pagtuturo sa senior high school sa Paliparan 3 Senior High School. Dapat pala ginawa kong nagpayong senior high school, no? So, ito ay binigyan ng balangkas konseptual upang higit na maintindihan at malaman ang tutunguhin ng pag-aaral. Ngayon ang tanong, ano ang mga konseptong maaari nating ipaloob dito sa paradigma upang mabuo ang daloy ng konseptual na balangkas? Okay. Ito yung mga pagpipilian para hindi naman kayo mahirapan, no? Para masusundan ninyo yung nakalagay sa inyong module. Okay. A, mga mag-aaral ng baitang 11 at 12 ng senior high school bilang mga respondente. Okay. B, paggamit at pagkatuto sa paggamit ng ICT. Okay. Letter C, estratehiya sa pagtuturo. And letter D, guro. E, mga kagamitan sa ICT. At F, resulta. Okay, balikan natin ang paradigma. Okay, mula doon sa ating paksa, no, yung layunin ng ating paksa, hinahanap natin yung epekto ng paggamit ng ICT sa pagtuturo sa mga mag-aaral ng senior high school. Okay. Paano natin ngayon gagawin ang paradigma na ito? Saan tayo magsisimula? Ano yung ilalagay natin sa unang bilang? Sa number 1, sa number 2, 3, 4, and 5. Yan, sa mga bilang na yan. Sa unang bilang, anong sa palagay ninyo? Bakit kaya yan, ano, merong may arrow, magkahiwalay? Nahahati, ibig sabihin, no? May dalawang grupo. So, maaaring sa unang bilang, anong ilalagay natin dyan? Maaaring guro.
No, yung paghahanguan natin ng dato, sino sila? Mga mag-aaral ng baitang 11 at baitang 12 ng senior high school. Okay, ano yung mga pagkukuhanan natin ng resulta? Ano yung mga pamamaraan na ating gagamitin? Okay, ang mga guro, ano yung kanilang pwedeng ibigay? Ano yung pwede nilang, ano yung gagamitin natin? Nagkagamitan ng mga guro para malaman natin yung resulta ng ating pag-aaral. Okay? Ano kaya sa palagay ninyo? Ayan, may number, may letter. Ian Leonard. Letter C. Tama, estratehiya sa pagtuturo. Very good. Okay, sa number 4. Kung ito ay mag-aaral, kung ang ating respondente ay mga mag-aaral, ano yung inaasahan natin sa kanila? Okay? Number 4 na tayo. Justin? Glow? Ano kaya? Kung sa guro ay estratehiya sa pagtuturo, sa mag-aaral naman ay? Ano kaya? Okay, syempre yung, yes, tama Ian uli. Bas, Ian, very good. Paggamit at pagkatuto ng ICT. Ngayon, ano na, yung bago tayo tumungo sa resulta, no? Paano natin pagsasama-samahin itong mga datos, mga impormasyon na nakuha natin sa mga guro at sa mga mag-aaral? Number 4, number 5 na tayo, Justin. Okay? Anong ilalagay natin dyan? Sa taas ng resulta, yung paghahanguan natin ng resulta, ito yung mga kagamitan sa ICT. Yan. Okay. Ngayon, para sa inyong gawain, okay, para sa inyong gawain, yan, magtungo tayo sa gawain ninyo. Una, yan, handa na ba kayo sa inyong gawain? Nasagutan nyo ba yung inyong module? Nasundan nyo bang mabuti yung aking pinalakay? Una, binalikan natin yung iba't ibang mga konsepto na ating maaaring gamitin sa pagsisimula ng ating pananaliksik. Una, kanina, binanggit natin yung balangkas theoretical. No? Ito ay binubuo o ito ay mga tinipon na teorya. Siyempre, ang mga teorya na kukunin ninyo ay yung angkop at may kinalaman sa inyong saliksik. Okay? Pangalawa, ano nga yun? Ano yung pangalawang konsepto na aking tinukoy kanina? Balangkas conceptual. So mula sa salitang konsepto, no, yung konsepto natin, teka muna, tapusin ko muna, balikan ko muna bago ko sabihin sa inyo yung inyong gawain. Yung inyong balangkas conceptual, ito ay binubuo ng iba't ibang mga konsepto, no? Maaring ito yung tumukoy sa mga variables ng inyong mga pag-aaral. Ano yung mga paksa? Ayun nga, konsepto, mga ideya na kukunin ninyo. Madalas, ito yung nagiging suliranin doon sa inyong saliksik. Ito yung binibigyan nyo ngayon ng solusyon, ng tugon. Yan. Hinahanapan nyo ngayon yan ng resulta. Sabi ni Gloville, I'm love, DepEd. O baka I'm in love, DepEd in Facebook. Okay. Hasmin M. Bilaw ng UMS 1201. Okay, salamat. Okay. Okay, sige po. Pangatlo tayong konsepto. Ano nga yung tinukoy natin, pangatlong konsepto? Yung datos empirical. Ang datos empirical, ito yung mga ginagamit nating mga impormasyon, pinaghahanguan natin ng mga impormasyon na siyang gagamitin natin para ipahayag yung ating o para ilahad yung ating mga resulta ng ating saliksik. No? Nabigyan natin ng tugon yung ating mga suliranin sa saliksik natin sa pamamagitan ng mga datos empirikal. Okay, balik tayo sa gawain. Yan, natutunan nyo na no, yung tatlong konsepto natin na pwede natin gamitin gabay sa paggawa ng ating pagbubuo ng ating saliksik. Una, anong gagawin? Magtala ng mga kagamitan na may kaugnayan sa ICT ang ginagamit na inyong guro sa
pagtuturo. Dahil tayo ngayon ay gumagamit na ng teknolohiya, mas madalas ginagamit natin to dahil wala naman tayong face-to-face. Kung kayo ay nakakadalo ng mga online classes, no? Ano yung mga ginagamit na ICT, no? Mga pantulong na galing sa yung mga gumagamit ng teknolohiya ang inyong guro sa pagtuturo. So ilista niyo 'yon, no? At tukuyin ninyo sa palagay ninyo alin sa mga ito ang nakatutulong sa inyong pag-aaral. Okay? Kasunod, kayo ngayon ang gagawa ng sarili ninyong grapikong representasyon mula doon sa inyong mga naitala. So isa-isahin nyo ano-ano ba yung mga ICT na ginagamit ng teacher ninyo sa inyong sa pagtuturo sa inyo. Okay. Gawa nyo ngayon ng grapikong representasyon. Saka gagawa ng balangkas, no? Magsasaliksik kayo ng mga konsepto at teorya na may kaugnayan sa inyong paksa na ibinigay ko, no? May kaugnayan. Ano ba yung paksa? Ulitin ko. Ito yung mga ICT na ginagamit ng inyong mga guro na sa palagay ninyo ay nakatutulong sa inyo para kayo ay higit na matuto. Nakuha ba? Nakuha ba? Okay, Marisa Baclayon watching from KCPES, Kidapawan City Division. Yan, salamat po. Angela Joy Noble, good afternoon. ICT 1 ng Lagpayong Senior High School. Okay. Oh, si Crystal May, kumusta? Crystal May ng Lagpayong Senior High School. Ayan, kumukuha siya ng animation. Mas magaling niya. Mas masasagot ngayon ni Crystal May yung aking gawain, no? Okay. Ayan. Nakatapos na naman tayo ng isang ano, ng isang paksa. No? Sana ay natulungan ko kayo sa pagsagot ng inyong module. At sana samahan ninyo akong muli sa isa na namang pagtalakay sa paksa ng senior high school, pagbasa at pagsusuri ng teksto tungo sa pananaliksik dito muli sa Itulay Online Tutorial kasama si Tutor Sheila. Tandaan lamang, makapangyarihan ang karunungan, kaya magbasa at magsaliksik upang mabuksan ang pintuan ng kaalaman. Salamat! Paalam na! Sigurado ako na marami sigurado ka na namang natutuhan sa ating Itulay Tutorial Session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na haagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang arali sa ating Itulay Free Online Tutorial Session sa Araling Panlipunan. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay Tutorial Session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit Channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at sa DepEd Philippines Social Media Account. Paalam! Paalam! Cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to become passionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS EdTech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future.
Para dynamics. Sa bata, para sa bayan, at para sa guro. At para sa sulong edukalidad. Sulong edukalidad. Magandang araw. Magandang araw. Actual service. Narito ang itulay. Narito ang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubosan maunawaan ang iba't ibang paksa ng subjects. Ang itulay ay isang tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del P. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa regyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatutoy para sa bawat bata Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Hello! Isang magandang gabi ulit sa ating mga minamahal na senior high school learners. I think ready na ulit ang ating tutor para sa gabing ito, para sa inyong subject na Filipino sa piling larang sa academic. Good evening, Ma'am Sheila! Hello, Ma'am Sheila! Good evening po! Hi! Hi, Sam! Papawisan ako dito! Kaya yan, Adya! Sorry! Ayan, so naka-share naman sa screen natin ngayon ang inyong subject, ang inyong Filipino sa piling larang para sa academic. Uy, maaga pa! Start na ba? Pwede, oo. Pwede na yan, ma'am. Kasi ikaw rin ang tutor dito eh. Grabe. Hindi ako makahinga. Pasensya na, Sir Mark, ha? Okay baka, lang po. Baka na-disappoint kita. Ay, walang ganun. Basta tayo mga nag-enjoy tayo. So, sa ating mga online viewers na nagdi-dinner o naghahanda na kanilang hapunan, nakasama natin ngayong gabi, stay put lang kayo dyan. Pwede nyo kaming samahan kahabang kumakain o pwede rin naman habang nagluluto si nanay at sa ating mga senior high school ay samahan nyo kami para sa araw, para sa gabing ito. Ready ka na? Okay. Ikain nyo din po kami. Enjoy yes, your dinner. Yes, ikain nyo kami. Ako nga, Ma'am Sheila. Ito lang, oh. Nag-promote ng banana chips. Mamaya na ako kakain. Iniwanan ako ni Ate Lynn ng pagkain. Salamat, Ate Lynn. Hello po. So, nasa school kayo ngayon, ma'am? Yes, sir. Sinamahan ako ni Isaiah. Nandyan siya sa labas habang may klase sa PIP online class. Wow. Sige po. All right. So na-miss na ng ating school. Sige po, take it away, Tutor Sheila. Okay. Salamat po. Magandang gabi. Hello po muli sa ating mga senior high school na mag-aaral, lalo na sa mga kumukuha ng academic track, no? Kasi ang ating asignatura ngayon ay Filipino sa piling larang academic. So, kumusta din po sa ating mga magulang na kasamang nanonood ng kanilang mga anak, lalong-lalo na sa aking mga kapwa-guro, sa mga guro ng Antipolo City Senior High School, sa aming school principal, Ma'am Rosa Tayamora. Salamat po at pinayagan niyo akong dito mag-online tutorial. Kumusta na po ang mga guro sa Senior High School Filipino, lalo na sa division ng Antipolo City? So patuloy po kayong tumutok sa Itulay Online online Tutorial. Ako si Tutor Sheila, ang inyong magiging gabay at tutulong sa inyo sa pagsagot ng inyong module o ng inyong
student activity sheets habang wala kayo sa loob ng silid aralan. So ngayon ay tayo ay nasa ika-anim na linggo ng asignaturang Filipino. Okay, tamang-tama. Kanina nagpasa na ng SAS 5. Magpapasa na kayo ng SAS 6 next week, no? Pag in-schedule na uli natin yan, no? Kaya sigurado ako masasagutan nyo na yan dahil nandito ako ngayon para tulungan kayo na maunawaan at masagutan ang mga gawain sa inyong mga module, sa sinasagutan yung module. Okay, simulan na natin. So, inaasahan ko na matatandaan nyo, na mabibigyan nyo ng kahulugan ang iba't ibang mga konsepto na ating gagamitin sa mga pipiliin natin or mga pinili nating akademikong sulatin. Natatandaan nyo pa ba yung nakaraan ninyong aralin? No? Nagsimula tayong pag-usapan at talakayin ang akademikong pagsulat tulad ng memorandum. Okay? Gumawa din tayo ng agenda. Naalala nyo, sabi nyo siguro ang daming gagawin doon sa binigay ni ma'am na activity sheets, no? At meron din tayong katitikan ng pulong. Lahat yan babalikan natin. Pero bago yan, ano ba yung kahalagahan ng aking mga binanggit? Bakit meron tayong mga ganitong uri ng akademikong pagsulat? At kayong mga akademikong mag-aaral ang tinuturuan sa paggawa nito. Sa palagay ninyo, sige nga, check ko yung mga estudyante ko kung naandito ba sila. Oh, sabi ko kanina, manood kayo eh. Nasaan na kayo? Kayo ba ay kasama ko ngayon at nakikinig sa aking pagtalakay para masagutan ninyo ang inyong module, ang inyong activity sheet? Okay? Ginagamit natin to or pinag-aaralan ang mga akademikong sulatin na binanggit ko upang magkaroon tayo ng mabisang komunikasyon. So ginagamit natin to para magkaroon tayo ng komunikasyon sa ating mga kasamahan. Okay? Lalo na kung tayo ay nabibilang sa isang organisasyon, yan, sa isang grupo. Okay? Yan, good afternoon, Mary Grace Kaasi. Good afternoon. Okay, simulan na natin. Balikan natin, no, yung ating tinalakay. Ang memorandum. Ano ba yung memorandum? Baka gusto nyong magbalik-aral dun sa ating naumpisahan ng talakayan. Ano ba ang memorandum? Pwede nyong ilagay dyan sa chat box. Ano ba yung memorandum? So, ayon kay Professor Maria Rovilla Sudapraset, sa kanyang aklat na English for the Workplace 3, no, ang memorandum o memo, pinaiksi, no, memo, ito ay isang kasulatang nagbibigay kabatiran tungkol sa gagawing pulong o paalala tungkol sa isang mahalagang impormasyon, gawain, tungkulin, o utos. Tama yun, Mark Platon. Mahalaga ang mga ito upang matutunan ang pagbuo ng mga ito upang magkaroon ng mabisang pakikipagtalastasan. Tama ka, Mark Platon. Ako, may additional points ka sa akin, Mark Platon. Okay. Pangalawa, ano ba ang memorandum? Nakasaad dito ang layunin o pakay ng gagawing meeting. Kaya dapat lagi tayong nagbabasa ng memorandum. Okay, mahalaga yan, yung memorandum na yan. Maaring ito rin ay nagpapabatid ng isang mahalagang desisyon para sa organisasyon. Halimbawa, kung hindi naman ito ay nagpapabatid ng isang pakay para sa isang meeting, maaari naman ang nilalaman ng memorandum na ito ay pinababatid sa kanyang mga kasamahan ang isang desisyon na napagkasunduan na pinal na hindi na pwedeng baguhin pa. Pinaaalam niya at pinababatid na mahalaga yung isang desisyon na nagawa at ito ay para sa isang organisasyon. Okay, pangalawa. Okay, ano yung pangalawang akademikong sulatin na ating pinag-aralan, na ating ginawa? Hello po, Eunice Discipulo. Christian Paul Basilio, ang kinoment ni Christian Paul ay ang kanyang pangalan din. Hello, Christian Basilio. Okay,
Sabi ni Maria Diana Bulinggit, ang pinaikli o abbreviation ng salitang ito ay memo. Yan, may kausap ako, no, parang klase din ito. Isa itong kasulatan or note, tama, dokumento, o iba pang uri ng pakikipag-ugnayan na tumutulong para ipaalala ang ilang bagay, tao, mga pangyayari, paksa, hinggil sa negosyo o trabaho, sa opisina at marami pang iba. Kami dito sa eskwelahan, marami kaming memorandum. Pero hindi lang sa eskwelahan, hindi lang sa kagawaran ng edukasyon. Sabi ko nga, yan ay maaaring nasa isang organisasyon. Okay, sa isang samahan. No? Okay, pangalawa. Punta na tayo sa pangalawa. Okay, pangalawang akademikong sulatin. Okay, ang agenda. Ano bang agenda? Ayon kay Suda Prasel, ito ang nagtatakda ng mga paksang tatalakayin sa pulong. Eh kung ano yung gusto nyo mga pag-usapan, gagawa kayo ng balangkas, no? Na iniisa-isa niya, ano ba yung mga bagay na dapat na pag-usapan? Tama, Mark Platon. Thank you, Mark Platon. Agenda, naglalaman ng mahalagang pag-uusapan sa isang pagpupulong. Sabi ni Diana May Abonal, ay, si Diana May Abonal, hello pala sa iyo, 11 ICT 2 ng animation ng Payong High School. Jeannie Arsenal, okay, Virginia, nanay ba, si nanay ba ito? Si Alma, hello po, Alma Caron, and Nurbaria Jaalam, hello po and good afternoon. Okay, maraming salamat sa pagsama niyo sa akin at pakikinig ng ating talakayan. Okay, next. Ikatlo, okay? Meron na tayong memorandum. Ikalawang akademikong sulatin ay ang agenda. At ang ikatlo ay ang katitikan ng pulong. So, ano ba to sa English? Katitikan ng pulong. May idea ba kayo? Pakisulat nyo nga sa chat box kung ano ba ito sa palagay ninyo. Katitikan? Ito ba ay bago sa inyong pandinig? O pamilyar kayo sa salitang ito? Okay. Katitikan ng pulong o minutes of the meeting. Siyempre, hindi magiging makabuluhan o mababaliwala ang inyong pulong kapag ito ay hindi naitala. No, kailangan lahat ng napag-usapan at napagkasunduan ay maisusulat, documented, dokumentado. Ito ay isang opisyal na tala na nagtataglay ng mahalagang detalyeng tinalakay sa pulong. Pero minsan maririnig nyo, oh, off the record, ibig sabihin, hindi nyo na yung kailangang itala. Maaring sensitibong paksa na maaaring hindi na isama, no? Depende yan sa napagkakasunduan ng samahan ng organisasyon na nagdadaos ng kanilang pagpupulong. Okay. Ngayon, puntahan na natin ang gawain ninyo sa inyong module. Okay, puntahan na natin ang gawain ninyo sa module. Sa inyong module, mayroong isang halimbawa dyan ng memorandum. Okay? Pero ang memorandum na iyan ay hindi nakaayos. Kaya ngayon, aayusin natin to sa wastong format. No? Yung mga detalye ng memorandum, kailangan mapagsunod-sunod natin dyan. So una, nakalagay dyan, ang layunin ng pagdiriwang ay ang mga sumusunod. Okay? Pangalawa, ang komisyon sa wikang Filipino ay mangunguna sa pagdiriwang ng taunang buwan ng wikang pambansa. Tungkol saan kaya itong memorandum na ito? Okay, kasunod. No, isang bahagi dyan, nakalagay SGD. Ano ba yung SGD? Ha? Familiar ba kayo dyan sa SGD? Okay, kasunod. Brother Armin A. Luistro, FSC Kalihi. Okay, ano pa yung mga detalye na ating iwawasto at pagsusunod-sunurin, no? Ito yung mga detalye na nilalaman ng isang memorandum. Okay, ang nakalagay dyan, hinihiling ang mabilis na pagpapalaganap ng memorandum na ito. Ay, hinihiling. Okay, kasunod, direktor ng kawanihan, direktor panrehiyon, tagapamanihala ng mga paaralan, ay iniisa-isa, sino ba sila? Okay, pinuno ng mga pampubliko at pampribadong paaralan. Okay, kasunod,
ang lingguhang paksa sa loob ng isang buwang pagdiriwang ay ang mga sumusunod. Ayan, isang aliyan, isang detalye yan, magkakasama yan. Okay, ano pa? Taong 2019, sabihin, nagawa na pala itong memorandum na ito. Baka nakita nyo na ito, na search nyo na ito sa internet na ay, ito pala yung memorandum na ito, ay tumpak na kayo sa pagsasaayos ng memorandum na ito. Buwan ng wika, memorandum pang kagawaran bilang 24, serye 2016. Okay? Ah, meron pa, napakahaba. Ang mga nabanggit na lingguhang paksa ang patnubay at magsisilbing batayan ng lahat ng gawain. Yan, para sa buwan ng wika. Kasunod, para sa iba pang detalye, may iniiwan, no? Merong gustong makipag-ugnayan, yan, nakatala dyan. Kanino at saan kayo makikipag-ugnayan? Meron pa ba? Okay, meron pa? Kagawaran ng edukasyon, Ultra Complex, Meralco Avenue, Pasig City, Metro Manila, Philippines. Pag gusto niyong puntahan, ayan. Lugar yan, syempre. At ang panguli, okay, Enero, 18, 2019. Okay. Ngayon, paano niyo ngayon bubuuin ang inyong memorandum? Ano ang inyong uunahin? Yan. Gumagawa kayo ng liham. Meron tayong tinatawag na pamuhatan o yung heading. Ayan. Teka, meron ba tayong bagong ano? Merong babatiin bago natin ipaliwanag, no? Ayan. Good evening, Mark Glenn Rivera. Hello, Ellen Achas Reyes. Oy, Mark Glenn. Mark Platon. Ayan, sabi niya kanina, yung SGD ay signed po yan. SGD o nilagdaan. So, titignan natin kung saang bahagi yan ng memorandum na dapat natin ilagay. Okay. Lina Estelliore. Good evening po. Watching from SDO Rizal. Yan, sana pareho tayo ng ano, no, yung subject offering sa SDO Rizal para makatulong naman sa inyong mga mag-aaral na masagutan yung kanilang mga module, no? Good evening, Mark Glenn. Sige, meron pa ba? Okay, balikan natin. Ayan, pamuhatan, no, yung sa English heading. Anong nilalaman niyan? Anong nilalaman? Kung ito ay, halimbawa katulad nito ay isang mapapansin naman natin na itong memorandum na ito ay galing sa kagawaran ng edukasyon. Nakalagay na doon yung tanggapan kung saan ito nagmula. Yan, nandyan yung address, no, kung saan nagmula. No, at kasunod dito, anong pamagat ng memorandum na ipinamahagi, no? Ipinamahagi. Yan yung SGD. Pwedeng ano kasi, pag hindi na ilagay yung kanyang pirma, no? Lagda, ibig sabihin nilagdaan ni Brother Armin bilang kalihim ng panahon yun, no? Year 2016. Okay. Yan yung pinanggalingan ng memorandum. At para kanino naman ang memorandum na ito, no? Kanino ini-address? Director ng Kawanihan? Director Panrehiyon? Tagapamanihala ng mga paaralan? Pinuno ng mga pampubliko at pampribadong paaralan? Yan. Ngayon, tsaka nila ibababa ngayon yan sa mga guro at sa mga mag-aaral. Okay, kasunod. Kasunod na bahagi. Kung yan ay isang liham, parang isang memorandum na parang isang liham, no, nagpapabatid ka ng isang bagay. Gumagawa tayo ng heading. Siyempre, meron din tayo katawan or yung nilalaman. So, yung mga hindi natin napili kanina, yun ay ilalagay natin sa nilalaman. Pero, siyempre, kailangan magkakasunod ang ideya nito. Hindi pwedeng sabog-sabog, hindi pwedeng basta mo na lang isinulat, no? Basta mo na lang pinagsama-sama na hindi naman magkakaugnay ang mga ideya. Ma'am Marose Carson, hello po, watching from Antipolo City. And Norbaria Jaalam, good evening po, watching from Palawan. Kumusta po? Nakakatuwa? Nakakarating tayo ng Palawan. Okay, April Joy Calderon, ano, Roslyn Irigaye. Baka sino-shoutout si Roslyn Irigaye?
shared am. Yun. Para maiba naman, iba naman. Okay. Talia Adame. Hi po, ma'am. Hi. Oh, yan. Natatandaan ko yung mga pangalan nila kasi pag nag-check ako ng module nila, isang check, isang lista. Yan. Kaya natatandaan namin yung mga guro. Okay. So, simulan natin. Ano ba ang nilalaman ng memorandum? Saan tayo mag-uumpisa? Unang-una, kailangan tukuyin natin ano ang layunin, ano ba ang paksa ng memorandum. Yan ang ilalagay natin sa unahan. So, kung ito ay isang memorandum na ipinababatid ang isang pagdiriwang ng buwan ng wika, nasa unahan yung layunin. Okay. Doon po muna tayo sa nilalaman. Delayed po ba ako? Yan, nauna si Sir. Okay. Ang komisyon sa wikang Filipino or KWF ay mangunguna sa pagdiriwang ng taunang buwan ng wikang pambansa tuwing ika-isa hanggang ika-31 ng Agosto. Okay, ang mga layunin ng pagdiriwang ay ang mga sumusunod. Ayan, susundin nyo na to ha. Alam nyo na, para sa pagbasa nyo sa akin ng module ninyo, alam kong tama na ang inyong ginawa. Kaya pag may na-checkan ako na mali, ibig sabihin, hindi kayo nakinig sa araw na ito. Kaya ang dali mag-check, diba? Kasi alam nyo na yung gagawin ninyo. Okay, ikalawa, ang lingguhang paksa. Ayan, ha, mula dun sa malaking layunin o pangkalatang layunin, nandun naman tayo dun sa tiyak na paksa or tiyak na layunin. Okay, yun ang kasunod. Okay, kasunod nun, no? Kasunod na talata, kapag nagbabago tayo ng ideya, kailangan nagbabago din tayo. Panibagong talata naman yun. Okay. Ang mga nabanggit na lingguhang paksa ay patnubay at magsisilbing batayan ng lahat. Okay. Kasunod, yan, kailangan ipabatid ng nagbigay ng sulat ay yung, ano ba yung inaasahan niya dun sa mga makatatanggap ng sulat. So, hiniling na mabilis na maipalaganap ang memorandum na ito. Diba, sabi ko sa inyo kanina, o kung galing yan sa kataas-taasan, sa kagawaran ng edukasyon, bababa sa mga direktor, no, ibababa sa iba't ibang sangay ng kagawaran, hanggang sa iyan ay matanggap ng mga guro at ng mga mag-aaral. Okay? O para sa iba pang detalye, kung meron kayong karagdagang impormasyon na nais na alamin, no, nais na tanungin, nandito yung address kung saan kayo maaaring makipag-ugnayan para magkaroon ng kung meron kayong nais na linawin. Okay. Tingnan naman natin, no, ito na nakagawa tayo ng memorandum. Paano naman paggagawa tayo ng agenda? Ano yung mga hakbang o yung mga dapat nating tandaan sa pagsulat ng agenda? Shirley Castillo, good evening po, ma'am. From ABM 1201. Yan, yung mga student ko ng ABM 1201. Yun namang mga yums, naging estudyante ko din yan at saka STEM. Kaya hello sa inyong lahat. Okay. Ilapat natin, no? Pagtapat-tapatin natin, ano ba yung mga dapat tandaan sa pagsulat? Okay, kung ito yung mga dapat tandaan sa pagsulat ng agenda, ano yung paliwanag? Bakit kailangan natin gawin? Sige, doon tayo sa kasunod. Una, tiyaking ang bawat dadalo sa pulong ay nakatanggap ng CP ng agenda. Bakit? Okay. Anong dahilan? Sige. Okay. Talakayin sa unang bahagi ng pulong ang higit na mahalagang paksa. Ikatlo, manatili sa schedule ng agenda, ngunit maging flexible kung kinakailangan. So ito yung mga binabanggit ko, mga dapat tandaan kapag kayo ay bumubuo ng agenda. Ikaapat, magsimula at magwakas sa pinakdang oras na nakalagay sa CP ng agenda. At ang panghuli, ihanda ang mga kakailanganing dokumento kasama ng agenda. Ngayon, ano yung mga paliwanag nito? Ilalapat natin yan ngayon. Una, tiyakin na nasusunod ang itinakdang oras para sa mga agenda o paksang tatalakayin. Pangalawa, ang pagsunod sa oras ay nangangahulugang pagrespeto sa oras ng iyong mga kasama. Ikatlo, letter C, ginagawa ito upang matiyak na kung kulangin man ang oras para sa pagpupulong ay natalakay na ang importanteng taksa. Okay, letter D, makatutulong ng malaki kung nakahanda na rin kasama ng agenda ang mga kakailanganing dokumento para sa mga
paksang nangangailangan ng estadistika at maunawaan at kompitasyon upang mas madali itong maunawaan ng lahat at walang masayang na oras. Okay, letter E, ginagawa ito upang matiyak na ang bawat taong dadalo sa pulong ay may sapat na kaalaman hinggil sa pulong. Ayan, Elaine Azuela, ABM 1201, hello po. Watching from Palawan, Cheng Cheng. Hello, Cheng Cheng. Kumusta kayo dyan sa Palawan? Sana makarating ako sa Palawan. Okay. Tingnan natin, ano ba yung dahilan kung bakit natin kailangang sundin ang unang bilang? Ayan. Ayon, tinapat na ni Sir sa letter E. So, ginagawa natin to upang matiyak na ang bawat taong dadalo sa pulong ay may sapat na kaalaman hinggil sa pulong. Good evening po, Josan Chan from 1201, ABM 1201. Okay, pangalawang bilang. No, sulat nyo nga sa chat box kung anong letra natin yan itatapat, yung number 2, pangalawang bilang. Sige, lagay nyo number 2, tapos sagot, anong letter? A, B, C, D, or E? Ayan, meron bang nagsasagot? Nag-iintay ng sagot? Ito ay? Okay, talakayin. Bakit kailangan talakayin sa unang bahagi? Ginagawa ito upang matiyak na kung kulangin man ang oras para sa pagpupulong, ay natalakay na ang mga importanteng paksa. Ayan, okay. Ikatlo, good evening, Elaine. Oh, panay ang ano ni Elena. Hello, Elaine. Okay, next. Ikatlo, manatili or sa schedule ng agenda, ngunit maging flexible kung kinakailangan. Huwag magagalit pag ano, napalitan ng agenda, nadagdagan, nabawasan. Kailangan lang talagang maging flexible paminsan-minsan. Huwag naman palagi, no? Kaya nga nagkakaroon ng agenda ay para merong balangkas o merong sinusundan. Yan. Para hindi nasasayang yung oras, kailangan na meron tayong sinusunod. O bakit? Anong sagot natin sa letter sa number 3? Ikatlong bilang. Anong letter? Mm-hmm. Michael Kent Altar, 11ICT2 Animation, Nagpayong High School. Kumusta, Michael? Ang sagot natin, letter A. Yan, letter A. Nainip na si Sir, ayaw niyong sumagot sa chat box. Okay, number 4, magsimula at magwakas sa itinakdang oras. Letter, ano yan? Bakit natin kailangan itong gawin? Bakit dapat tandaan natin ito yung gagawin natin? Ayan, ako, sinagot na lahat ni Mark Platon. Yan, sa number 4, ang sagot daw ay letter B. Letter B. Yan, letter B. At ang panghuli, kalima, ihanda ang mga kakailanganing dokumento kasama ng agenda. Okay, ayan, tama Mark Platon, letter D. Irish Kaadyang ng ABM 1201, good evening. Okay, sa ikalima, makatutulong ng malaki kung nakahanda na rin kasama ng agenda ang iba pang mga dokumento. Yan, kailangan nakaready na, hindi yung, o nasa na yung ganito tsaka nang tatakbo. Okay, magre-ready. Okay. Okay, para naman sa inyong gawain, sana naman ano, natulungan ko kayo na masagutan yung mga gawain na itinakda sa inyo para dun sa ating ika-anim na linggo ng ating paggawa ng ating module, ng ating activity sheet. No, hindi na kayo mahirapan at hindi na rin kami mahirapang mag-check. No, kasama yung aking mga katuwang naguro na nagtuturo din ng Filipino sa Pilinglarang. No, hello, Ma'am Galang and Ma'am Ruby, si Ma'am Ode at saka si Ma'am Ruby. Kumusta sa inyo? Sila ang nagtuturo ng Pilinglarang sa academics sa STEM at saka sa UMS. Yan. Kasi yan yung mga academic, no? Okay. Para sa mga gawain, dumako na tayo sa gawain. Ano nang gagawin natin? No? Napag-aralan na natin, natutunan nyo ang mga konsepto, mga bahagi na dapat nating bigyan ng konsiderasyon kapag bubuo ng memorandum. Okay?
na isa-isa din natin ang mga dapat tandaan kapag kayo ay gagawa ng agenda. Ngayon naman, no, batay dun sa inaisulat ninyong memorandum, no, kayo yung gumawa, natatandaan ninyo yung isa sa mga gawain na nandoon sa inyong module, no? Kayo yung pinagawa ng memorandum ng klase. Ngayon, batay dun sa inyong memorandum na ginawa, maglista ka ng mga agenda o paksa na maaari mong talakayin. Ano ba yung memorandum mo tungkol saan? No, pag nabuo mo na yon, isa-isahin mo na ngayon yung gusto ninyo, gusto mong pag-usapan doon sa, ilagay mo lahat doon sa memorandum para yun ang tatalakay. Ilagay mo lahat doon sa agenda para yun naman ang iyong susundan sa pagtalakay ng inyong gagawing pagpupulong. Ayan. So, lakipan mo ito ng mga kamag-aral na tatalakay at panahong igugugol tulad ng nasa talahan na yan. Meron kayo ngayong talahan na yan dyan. Yun, isa-isahin ninyo ano yung mga paksa na nais talakayin. Okay, pangalawa, sino-sino yung mga kasangkot, sino-sino yung mga dadalo, okay, sino ang mangunguna at magtatalakay, at lagyan din ng schedule ng pagtalakay. Okay, ngayon, handa ka nang gumawa ng katitikan ng pulong kapag no, nasundan nyo na itong agenda na iyong nilikaw ay yung iyong isinulat. Yan. Handa ka na rin gumawa ng katitikan ng pulong. Okay? Yes. Hello, Ma'am Mary Grace Asuncion. Kumusta po? Thank you, ma'am. Yan, mga kasamahang kumburo yan sa Division of Antipolo City. Gusto ko mang i-shout out kayong lahat. Ay, baka may makalimutan ako eh. Kaya ano na lang po, comment na lang po sa ating chat box. Sana po ano, laging nating gawing imbitahan ang ating mga mag-aaral, lalong-lalo na tayo sa Division of Antipolo City, no? Isa sa subject offering natin ang Filipino sa Pilinglarang Academic. Baka sakali po makatulong at talagang tutulungan ko naman po, nagagawan po natin ng paraan para matulungan po ang ating mga mag-aaral sa pagsagot po ng kanilang mga module o yung mga student activity sheets, na meron naman tayong mga module, yung pivot 4A, di ba, galing sa Calabarzon, may sinusundan tayong module diyan. Okay, so isa na namang paksa ang ating natalakay dito sa Itulay online tutorial para sa asignaturang Filipino sa Pilinglarang Academic. So tandaan, kailangan natin ng isang maayos na pagpaplano at paghahanda sa anumang bagay. Lapatan ng isang taimtim na panalangin upang tayo'y magabayan ng puong may kapal at makamit ang anumang pinapangarap sa buhay. Aasahan ko po kayong muli sa isang linggo at muli ninyo akong samahan. Ito po ang inyong tutor, Sheila. Paalam po. Salamat. Sigurado ako na maraming salamat.